Oh my God! Yes! May malalim na dahilan ako para bumalik sa Pilipinas! Lumulundag sa tuwa na sigaw ni Mikaella nang mabasa niya sa email ang wedding invitation ni Keegan. Napatigil siya sa paglundag at pagsigaw nang walang paalam na pumasok sa loob ng kwarto niya ang kanyang beautiful mother na si Leticia. Puno-noo siya nitong tinitigan at parang reyna ito na namiwang sa kanyang harapan. What's wrong with you, Mika? Bakit sumisigaw ka na para bang magugunong na ang mundo? Alam mo ba na bitawan ko sa tiles ang kinakain ko loaf bread? Dahil buong akala ko'y nananaginip ka. But look at you now. Mukha kang teenager na binigyan ng fresh flowers. Nakatikwas ang kilay na sita nito sa pagsigaw niya. I'm sorry po, Mami. Hindi ko po sinasadya na takutin ka. Sumisigaw po ako dahil ako po ang kinuha maid of honor ni Kuya Keegan sa kasal niya. Alam mo naman, Mami, na-excited akong umuwi sa Pilipinas dahil gustong gusto ko na makita at mayakap si Keero. Nahihiya na sagot niya sa tanong nito. Diyos mio, Mikaella, 25 years old ka na. Pero bakit hanggang ngayon, si Keero pa rin ang bukang bibig mo? Akala ko ba'y puppy love lang ang nararamdaman mo sa kanya? Sumasakit ang anit na tanong nito. Hindi talaga nito gusto na makita siyang naghuhumaling sa kagwapuhan ng isang lalaki dahil para itong cheap at nakakababa ng dignidad ng isang babae ang paghahabol at paghanga sa mga kalalakihan. Beauty queen ang mami niya. Itinanghal ito noon na most beautiful and sexy woman sa bayan ng San Agustin. Kaya naman hinahangaan ito ng mga kalalakihan. Mami, wala naman pong masama na mamiss ko si Keero, di ba? Dahil after all, childhood friend ko siya. At business partners niyo ni Daddy ang kanyang mga magulang. Taas noo ang pangangatwiran niya. Gusto talaga niyang ipagdiinan na may ugnayan sila ni Keero. Kahit 10 years na niya itong hindi nakikita. Yes, Mika. Walang masama na mamiss mo si Keero. Pero ang tanong, namimiss ka rin ba niya? O baka naman nag-iilusyon ka lang na namimiss ka niya dahil mahal mo siya? Nabingi siya sa sinabi ng kanyang ina dahil natumbok nito ang totoong nararamdaman niya para kay Keero. What if I love him so much, Mami? Papayag ka ba na makipagkita ako sa kanya? Papayagan mo ba akong ligawan ko siya? Para naman makamit ko na ang matamis niyang oo. Na matagal ng panahon na minimithin itong puso ko. Alam ko, mahal mo siya, anak. Matagal ko nang alam na mahal mo si Keero. Hindi lang ako nagsasalita dahil ayokong panghimasukan ng nararamdaman ng puso mo. Pero anak, masasaktan ka lang kung patuloy mo siyang mamahalin. Dahil pareho naman nating alam na wala siyang gusto sa'yo. Anak, mag-focus ka na lang sa iyong master degree para lalo ka pang gumaling sa paggamit ng iba't ibang klase ng gadgets. Malumanay na payo nito sa kanya. Hindi talaga ito sumasang-ayon sa plano niyang ligawan si Keero. I understand your point, Mami. Pero buo na po ang desisyon ko. Nauuwi ako ng Pilipinas bukas para umaten sa kasal ni Kuya Keegan. Pag-uwi ko po sa Pinas bukas, ipagtatapat ko na rin kay Keero na mahal ko siya. Simula pa noong 15 years old pa lamang ako. Umiling ng sunod-sunod ang mami niya matapos nitong marinig ang sinabi niya. Hindi nito matanggap na siya ang maliligaw sa lalaki. I disagree to your decision, young lady. Dahil hindi gawain ng matino at disenteng babae ang maligaw na lalaki. Saka palagay mo ba, matutuwa ang daddy mo? Kapag nalaman niya ang kanya nag-iisang anak ay nahuhumaling sa anak na matalik niyang kaibigan na si Kieran Salvador? Mahal na mahal ka ng daddy mo, Mika. Ultimoli ka bukayo ko niyang pagdapuan. Tapos ngayon magpapakatanga ka lang sa lalaki? Pagkatapos kanyang alagaan? Palakihin at bigyan ng marangyang buhay? Anak, kalimutan mo na ang pagmamahal na nararamdaman mo kay Keero dahil sobrang daming lalaki na gwapo at mayaman dito sa Canada. Naubusan ng pasensya na paliwanag dito sa kanya. Okay ma'am, susundin ko po ang payo nyo. Pero pwede po ba na huwag mo na akong pigilan na umuwi sa Pinas? Kasi nakakahiya po kay Kuya Keegan kung tatanggihan ko ang wedding invitation niya. Malungkot na pagsang-ayon niya sa utos nito. Yes, payag ako na umuwi ka sa Pinas. Pero isang linggo ka lang doon. Kailangan pagkatapos ng isang linggo, bumalik ka na rito sa Canada para mapanatag ang kalooban ko na hindi ka lumalapit kay Keero. Mami naman, sobrang eksipo ng isang linggong bakasyon. Pwede po ba ng 1 month? Plano ko kasi na i-celebrate ang birthday ko sa foundation. Para naman kahit papaano ay matulungan ko ang mga kabataan na nakatira sa bahay ampunan. Gusto ko din na magbakasyon sa Hacienda Salvador para makapagbanting kami ni Tita Kate at Tito Kieran. Matagal na panahon ko na rin silang hindi nakakasama at nakikita.
Malambing na pakiusap niya rito para payagan siya nito na manatili sa Pilipinas sa loob ng isang buwan. Okay, pumapayag na ako na mag-stay ka ng 1 month sa Pilipinas. But promise me na hindi ka magpapasaway doon at hindi ka gagawa ng kabalbalan. Dahil kapag nalaman ko na may ginawa kang kalokohan, ako mismo mag-uwi sa'yo rito sa Canada. Pinapaalala ko sa'yo, Mika, na para sa'yo lahat ng pangaral at payo na sinasabi ko araw-araw. Seryoso, nasaad ng mami niya. Katulad dito ng ibang ina na istrikta at medyo masungit. Dahil iniisip palagi nito ang kapakanan at kaligtasan niya. Thank you so much, Mami, sa tiwala na ibinigay mo sa akin. Pangako po, magpapakabait ako sa Pilipinas. Nakahawak sa kanyang dibdib na pangako niya rito. Don't say promise, anak. Do it. Gawin mo kung ano ang tama. Palagi mo rin tatandaan na ang pagsisinungaling at paggawa ng kalokohan ay walang maidudulot na maganda sa iyong buhay. Yes po, Mami, I understand. Nakangiti na pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Very good, Mika. Mag-impake ka na. Ako nang bahalang bumili ng plane ticket mo pa uwi ng Pilipinas. Oh, Mami, you're so sweet talaga. Kaya love na love ka ni Daddy eh. Kasi maganda ka na, malambing pa. Tuwang-tuwa na papuri niya rito. Sus, binubola mo pa ako, anak. Pakis nga para maniwala ako sa pambubola mo. Hinalikan niya ang kanyang ina sa tigkabilang pisngi. Nakangiti ito na lumabas ng kwarto. Magaan ang pakiramdam na sinimulan niyang ilagay sa maleta ang kanyang mga personal things at mga damit na dadalhin sa Pilipinas. Napatingin si Keero sa pintuan ng opisina. Nang nakangiti na binuksan yun ng twin brother niya na si Keegan. Oh, Kuya Keegan, napasyal ka. Anong atin? Kumusta si Ate Kay at ang mga bata? Nakangiti na tanong niya rito. Ayos lang sila. Personal akong pumunta rito sa opisina mo para sabihin sa'yo na ikaw ang magiging best man sa kasal namin ni Kay. Malumanay na sagot nito sa tanong niya habang umuupo ito sa couch. Okay, no problem. I'm very happy and excited to be your best man. Advance congratulations. Anyway, sinong kinuha mong maid of honor? Si Mikaella. Mamayang gabi pauwi na siya rito sa Pilipinas. Bukas ng hapon naman, isusunduin mo siya sa airport. What? Napanganga at napasigaw siya sa kaalamang makikita niya bukas ang childhood friend niya na ubod ng kulit at ubod ng taray. Yes, tama ang narinig mo, Keero. Bukas ng hapon ang pagdating ni Mikaella. Kaya naman umaasa ako na susunduin mo siya sa airport para naman makapagbanding na kayong dalawa katulad noong mga bata pa kayo. Kinilabutan siya at nagtayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang marinig niya ang salitang banding. Dahil tuwing magbabanding sila na Mikaella noon, ay palagi siya nitong hinahalikan at niyayakap na para bang wala ng bukas. Kuya, busy ako bukas. Saka may importante meeting ako na kailangan puntahan. Mabuti pa kuya, ikaw na lang magsundo kay Mika. Dahil ikaw naman ang nagsabi sa kanya na umuwi rito sa Pilipinas. Malumanay ng pagtanggi niya sa utos nito upang hindi nito mahalata na nagsisinungaling siya. You're so funny. Ikaw ang presidente nitong Salvador Winery. Kaya naman pwedeng-pwede mong i-cancel ang meeting mo bukas kung gugustuhin mo. Pero baka hindi mo gawin ang bagay na yon. Dahil ayaw mong makita si Mika. Dahil hanggang ngayon ay apektado ka pa rin sa yakap at halik na ibinigay niya sa'yo bago siya umalis papunta sa Canada noon. I don't remember anything about the kiss and hug issue before, kuya. Ang tanging naaalala ko lang ay spoiled brat, makulit at mataray si Mika. Blanco ang ekspresyon na paliwanag niya. Gusto niyang kumbinsihin ng sarili na hindi talaga niya naaalala ang matamis na halik ni Mika at ang mainit nitong yakap. Kung talaga nakapag-move on ka na doon, susunduin mo siya sa airport bukas ng hapon nang walang pag-aalinlangan. Kapag tumanggi ka, parang inamin mo na din na hanggang ngayon ay crush mo pa rin si Mika. Nakatikwa sa labi na paliwanag ng kuya niya. Napakagaling talaga nito mang blackmail. Okay, susunduin ko siya bukas ng hapon. Now, are you happy? Lagi naman ako masaya, Keero. At alam ko din na masaya ka rin dahil makikita mo na bukas ang apple of the eye mo. Shut up, kuya. Mika is not my lover and I don't even love her. Kaya pwede ba, kuya, huwag mo na ulit babanggitin ang pangalan niya? Umiigting ang mga panga na babalan niya rito. Okay, sabi mo eh. Kilala mo naman ako, masunurin akong kapatid. Pero alam mo, Keero, sabi raw ng matatanda, kapag iniwasan mo raw ang taong mahal mo, lalo mo siyang mamahalin at lalo mo siyang mamimiss.
Yes, maybe. But I'm not like that. Dahil kontrolado ko ang buhay ko. At alam ko sa sarili ko na hindi si Mikaela ang babae na para sa akin. Dahil ang tipo kong babae ay mahinhin at medyo manong manamit. Alam mo naman kuya, na type ko ang mga babae na nakabestida at nakapalda ng hanggang binti. Seryoso na pangangatwiran niya sa kanyang kapatid. Kahit tumututol sa mga sinasabi niya ang kanyang puso at isipan. Well, tignan natin kung hanggang saan mo matatakasan ang mahika at kamandag ng pag-ibig. By the way, aalis na ako. Huwag mong kalimutan na sunduin si Mikaela bukas ng hapon. Okay, Kuya Kigan. Tinapik siya nito sa balikat bago ito lumabas ng opisina niya. Tininstalk niya ang social media account ni Mikaela nang masigurado niya na hindi nababalik sa loob ng opisina ang kanyang kapatid. Lihim siya na pangiti na makita niya ang picture nito na bagong gising. Araw-araw na tinitignan niya ang timeline ng dalaga gamit ang kanyang dummy account. Madalas din siya mag-heart react sa bawat post nito. Masayang-masaya naman siya sa tuwing napapanood niya ang live video nito. Dahil feeling niya malapit lang ito sa kanyang tabi. Siguro nga tama ang Kuya Kigan niya. Na he was insane watching her from afar. Kanina pa siya paikot-ikot sa waiting area ng naiya. Halos kalahating oras na niyang hinihintay si Keero. Pero hindi pa rin ito dumarating. Nakasimangot na umupo siya sa upuan ng bakal. Kinuha niya sa shoulder bag ang kanyang cellphone. Tinatawagan niya si Keegan, ngunit hindi niya ito makontak. Ay, nakakainis. Kanina pa nangangali ang mga binti at pa ako, kakaupo at kakalakad. Pero hindi pa rin dumarating ang hinayupak na lalaking yon. Galit na bulong niya. Kung wala lang siya sa public place ngayon, ay kanina pa dapat siya sumigaw ng malakas. Keero Salvador, 15 minutes na lang kitang hihintayin. Kapag hindi ka pa din dumating sa loob ng 15 minutos, babalik talaga ako sa Canada. Pumapadyak na himutok niya. Napatigil si Keero sa paghakbang nang makita nito ang lukot na lukot na mukha ni Mikaela. Palihim nitong pinagmasdan ang pagmamaktol ng dalaga. She never changed. Mainitin pa rin ang ulo niya kapag hindi niya agad nakukuha ang bagay na kanyang gusto. Naaaliw na bulong nito. Bago ito humakbang palapit sa dalaga na mumula ang mukha dahil sa matinding galit at pagkairita. Napatigil siya sa pagpadyak nang may dalawang pares ng sapatos na tumigil sa kanyang harapan. Dahan-dahan na tiningala niya ang may-ari ng mamahaling sapatos. Napangiwi siya at napalunok siya ng laway nang masilayan niya ang gwapo mukha ni Keero. Tinitigan niya ito ng masama mula ulo hanggang paa. Aminado siya na mahal niya ito. Pero hindi naman siya masyadong marupok para salubungan nito ng mahigpit na yakap. I'm sorry. I'm so sorry, Mikaela. Hindi ko sinasadya na paghintayin ka ng matagal. Naipit ang sasakyan ko sa traffic, kaya ang tagal kong dumating. But I swear, hindi ko talaga intensyon na paghintayin ka ng matagal dito. Malumanay na paliwanag nito. Hindi sapat ang salitang sorry para matanggal ang galit na nararamdaman ko ngayon. Yakapin at halikan mo ako sa labi para patawarin kita agad. Seryoso na utos niya sa binata. Really? Are you really sure na gusto mong halikan kita sa labi? Nakatikwas ang nguso at kilay na tanong nito sa kanya na parabang hindi nito nagustuhan ang kanyang paglalambing. Keero, 10 taon at 30 minutos tayong hindi nagkita, kaya dapat lang nabigyan mo ko ng welcome hug at welcome kiss. Taas noo na sagot niya sa tanong nito. Paninindigan talaga niya na kailangan siya nitong lambingin para mawala agad ang topak niya. Okay, I will kiss you and hug you right now. Walang kabuhay-buhay na saad nito, kaya naman bigla siya nalungkot. Keero, kung masama ang loob mo, ay huwag mo na akong yakapin. Dahil yakap at halik na may halong pagmamahal ang gusto kong maramdaman at matikman. Pinagtaasan lang siya ni Keero ng kilay at walang kaabog-abog na niyakap siya nito ng mahigpit. Habang paulit-ulit na hinahalikan nito ang makinis niyang noo. Sumubsob siya sa malapad nitong dibdib at nakapikit na sininghot niya ang mabango nitong amoy. I miss you so much, Sekai. Nanunubig ang mga mata na sabi niya. Ang Sekai ay Japanese word na ang ibig sabihin ay mundo. I know, you really miss me, Ajin. Malambing na bulong nito sa kanang tenga niya. Ang Ajin ay Japanese word na ang ibig sabihin ay lover. Hindi mo ako na-miss? Sabihin mo muna ang salitang I miss you too para sumama ako sa'yo pa uwi. Nagtatampo na hiling niya rito. Wala siyang pakialam kung makulitan ito sa kanya.
Dahil para sa kanya, hindi masama maglambing sa lalaki na minamahal niya ng tunay. I miss you too much, Ajin. Pinisil nito ang ilong niya bago nito hinila palabas ng naiya ang kanyang maleta. Magaan ang pakiramdam na sumunod siya sa likuran ni Keero. Habang siya ay naglalakad, pinagmasdan niya ang malapad nitong likod. Stop staring at my back, Ajin, dahil nakakapaso ng balat ang titig mo. Napangiti siya sa sinabi nito, kaya naman malambing na ipinulupot niya ang kanyang braso sa saksi nitong baywang. Sekai, kung napapasok ka sa titig ko, ibig sabihin tumitibok din ang puso mo para sa akin? Lakas loob na tanong niya sa binata kahit siya'y kinakabahan. Ajin, magkaibang nararamdaman ng puso at balat. Matalinhaga na pahayag nito. Anong ibig mong sabihin? Curious na tanong niya. Gusto niyang malaman kung may nararamdaman ba itong pagmamahal kahit kaunti para sa kanya. Nating, pumasok ka na sa loob ng sasakyan para makauwi na tayo. Tumango siya at disappointed na umupo siya sa shotgun seat. Pupunta tayo sa winery. May meeting kasi ako mamayang alas 3 ng hapon. Sasabihan ko si Mang Carlos na ihatid ka sa hasyenda para hindi ka mainip sa loob ng opisina ko. Malumanay na sabi nito habang ipinapasok nito ang susi sa keyhole ng sasakyan. Ayoko pang umuwi kasi gusto kong kumain ng lunch. Kanina pa ako nagugutom. Malambing na wika niya habang pinagmamasdan niya ang gwapo nitong mukha. Okay, magdadining tayo sa restaurant. Nakangiti na tumango siya. Seryoso naman na pinatakbo nito ang sasakyan. Hindi niya mabasa kung anong iniisip nito dahil halo-halong emotion ang nakabalatay sa gwapo nitong mukha. Maingat na ipinarada ni Keero ang sasakyan sa parking lot ng seafood house. Ipinagbukas siya nito ng pinto. Parang prinsesa na bumaba siya ng sasakyan. Feel na feel talaga niya na siya si Cinderella at si Keero naman ang gwapo at matipuno niyang prinsipe. Alam niya na pinagkikisamahan lang siya ni Keero ng maayos. Dahil alam nito na pagod siya sa biyahe. Kaya naman kailangan niya samantalahin ang pagkakataong ito para mahulog ang loob nito sa kanya. Ajin, bakit hindi ka pa pumapasok sa loob ng restaurant? Kunot noo na tanong nito. Grabe, hindi mo lang nabawasan ang kagwapuhan niya ngayon nakabusangot ang ganyang muka. Kinikilig na komento ng isip niya. Hey, Ajin, what's the matter? Bakit namumula mukha mo? Nilalagnat ka ba? Medyo may nginig sa boses na tanong nito. Huh? Medyo masama ang pakiramdam ko dahil sobrang init dito sa Pilipinas. Feeling ko hihimatayin ako. Kasi kanina pa ako nauuhaw. Umuubo na sagot niya sa tanong nito. Para maniwala ito sa kaartihan niya na meron siyang sakit kahit wala naman talaga. Hindi nagsalita si Keero pero pinunasan nito ang pawis na umaago sa makinis niyang noo, mukha at leeg. Kinarga din siya nito papunta sa loob ng restaurant, kaya naman lumundag na lumundag sa tuwa at kilig ang puso niya. Are you feeling better now? Dahil niyakap at kinarga na kita? Nagpipigil ng ngiti na tanong nito. Yes, you're the best cure of my sickness. Tumatawa na papuri niya kay Keero. Tumikwas lang pataas ang makapal nitong kilay at binuklat nito ang menu na para bang wala itong narinig. Uy, Sekai. Hindi ka ba natutuwa o kinikilig na pinuri kita? Na? Because I used to eat. Sanay na ako na palagi mo akong pinupuri. Simula noong bata pa tayo. Nakatitig sa menu na sagot nito. So hindi ka nga masaya kapag pinupuri kita? Paiyak na tanong niya. Kumikirot ang dibdib niya dahil binabaliwala nito ang kanyang paglalambing. Ajin, magkaibang kahulugan ng salitang sanay na sa salitang hindi masaya. Huwag mo bigyan ng ibang kahulugan ng mga bagay na nakikita mo at nararamdaman mo para hindi ka masaktan ng walang dahilan. Kalmado na paliwanag nito habang sinesenya sa nito ang waiter na lumapit sa kanilang mesa. Nakatulis ang uso na pinagmasdan niya ang paghakbang ng waiter habang iniisip niya kung nagpapanggap lang ba si Keero na masungit kapag kasama niya ito. Good afternoon, ma'am, sir. Ano pong order nyo? Magalang na tanong sa kanila ng waiter. I want one bucket of assorted seafood, plain rice, sushi, fresh buko juice, and mango graham. Ikaw, Ajin, anong gusto mong kainin? Sekai, sure na lang tayo sa food na in-order mo. Walang kalambing-lambing na sagot niya sa tanong nito dahil ka-chat niya ang kanyang mami. Okay.
Are you chatting with your boyfriend? Nanghahaba ang leeg na tanong ni Keero. Obvious na gusto nitong makita kung sino ang kachat niya. I'm not chatting with my boyfriend. But right now, I'm talking to the man I really love the most. Nakatitig sa cellphone na sagot niya. Okay, guwapo ba ang lalaki na mahal mo? Yes, you look like a Greek god from the Temple of Autumn. Pero masyado siyang pakipot kasi lagi niya akong ini-snub kahit alam niya na mahal ko siya. Walang paligoy-ligoy na sagot niya sa tanong nito. Nakita niya ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa mapupula nitong labi nang marinig nito ang mga sinabi niya. Tungtuwa ka talaga kapag sinasabihan kita ng gwapo? Isamantalang ako, hindi mo malang ako masabihan ng cute at masarap humali? Palagi mo naman akong hinahalikan at tinititigan. Umiikot-ikot ang eyeballs na komento niya sa pagngirit nito. FYI, Ajin, ikaw palaging humahalik at tumititig sa akin, hindi ako. Saka isa pa. Shut up. Sekai, nakakatamad ka usapin ang in denial na taong katulad mo. Magbabasa na nga lang ako kaysa pakinggan ko ang kayabangan mo. Pikon na putol niya sa sasabihin nito. Hindi siya natutuwa sa idea na ipinagdidiinan ni Keero na siya ang naghahabol dito kahit totoo yun. Why do I need to shut my mouth? Eh pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa lalaking mahal mo. Kalmado na sabi nito na parabang hindi ito apektado sa katarayan niya. Che, ayoko na magsalita ng magagandang bagay tungkol sa'yo. Saka pwede ba? Huwag mo na akong istorbuhin sa pagbabasa. Masungit na pambabara niya sa kakulitan nito. At nagkunwari siya na tumatawa para maniwala ito na may binabasa nga siyang nakakatawang article sa newsfeed kahit wala naman. Oh, really? You're reading some funny stuff? Share mo naman sa akin kung ano laman ang newsfeed mo. Madilim ang anyo na utos nito sa kanya. Uutusan mo na nga lang ako na magbasa. Galit ka pa? Siguro nagsiselos ka, ano? Dahil buong akala mo mayroon akong kachat? Obvious naman kasi na ayaw ni Keero na magkipag-chat siya sa ibang lalaki. Ayaw lang nitong aminin. Wala akong pakialam kung ilang lalaki pa ang kachat mo. Dahil interesado ako sa funny story na binabasa mo. Kaya pwede ba? Basahin mo na. Kuyumang kamao at tumigting ang panga na asik nito sa mukha niya. Okay. Babasahin ko. Listen carefully. Ang sabi rito, sa letrang B, numero 10, pumuputok pero hindi nakakamatay, bagkus nakakadagdag pa ng buhay. Talong na buhay? Lumulundag at tumatalon sa basang kuweba kapag galit at natutuwa? Tumatawa na sagot ni Keero sa bugtong niya. Kinikilig ang singit at ibon nito sa simpleng bugtong na binanggit niya. Napatigil si Keero sa pagtawa nang dumating ang waiter. Maingat na inilapag ng waiter ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, ngumiti ito bago umalis. Sekai, pwede ba subuan mo ko at ipagbalat mo ko ng hipon? Malambing na ungot niya kay Keero. Yeah, sure. Pero kailangan mo rin akong subuan habang pinapakain kita. Nakakakilig na pangbablockmail nito sa kanya. Kitang-kita niya na umaalo ng amusement sa kulay brown nitong mga mata. Okay, deal. Magana na pinagsaluhan nila ang mga pagkain. Hindi nila pinansin ang mga tao na nanonood sa kanilang paghaharutan. Nakangiti na pumasok siya sa malawak at eleganteng mansyon ng pamilya Salvador. Inihatid siya rito sa hasyenda ng company driver ni Keero. Ayaw pa sana niyang iwanan ng binata, ngunit naisip niya na hindi ito makakapagtrabaho ng maayos kapag binantayan niya ito na parang bata. Hello Tita Kate, I miss you so much po. Malambing at medyo pasigaw na bati niya sa ginang na bumaba ng hagdan. Oh my God, Mikaella, is that you? Ang laki-laki mo na, iha, at napakaganda mo. Nakangiti na papuri nito sa kanya. Thank you po Tita. Kumusta po kayo ni Tito Kiran? Namiss ko po kayo. Nanunubig ang mga mata na pangungumusta niya rito. 15 siya noong huling pumunta siya rito sa mansyon. Kaya namamiss na miss na niya ang mga tao na nakatira sa bahay na to. I miss you too, Mikaella. Okay naman kami mag-asawa. Eto, malambing pa rin kami sa isa't isa. Pasensya ka na, iha. Hindi kita nasundo sa airport at hindi ako nakapaghanda ng welcome party para sa'yo. Kasi naman, hindi mo sinabi sa akin na darating ka. Malumanay na paliwanag ni Senyora Kate habang iginigiya siya nito paupo sa antigong bangko. I'm so happy to see you, Tita Kate. Ang ganda-ganda mo pa rin po. Parang hindi ka po tumatanda. Nakangiti na papuri niya sa ginang.
Jesus, binola mo pa ako. Sabagay, tama ka. Maganda naman talaga ako. Pareho tayong maganda. By the way, kumusta ang mami at daddy mo? Bakit hindi mo sila kasama pag uwi rito sa Pilipinas? Saka, may kapatid ka na ba? Okay naman po sina mami at daddy. Pero hindi po nila nakakalimutan na mag-date araw-araw. Wala pa din po akong kapatid. Ayaw na po kasi ni mami ng mga anak kasi raw po masakit at mahirap mag-labor. Magalang na sagot niya sa tanong nito. Totoo ang sinabi ng mami mo, Mikaella. Masakit at mahirap talaga manganak. Siya nga pala, sino sumundo sa iyo sa airport? Alam ba ng mga anak ko na andito ka ngayon sa Pilipinas? Si Keero po ang sumundo sa akin, tita. Si Kuya Kigan naman po ang nagsabi na umuwi ako dito sa Pinas dahil ako po ang maid of honor niya sa kasal. Excited na nga po akong umaten sa beach wedding ni Kuya Kigan. Kinikilig na sabi niya na para bang siya ang ikinakasal. Mabuti naman, Iha, nakauwi ka. Anyway, Iha, magpahinga ka na sa kwarto ni Keero. Doon ka na matulog. Bihira naman kasi na bumisita si Keero rito. Kaya pwede mong gamitin ang kwarto niya. Gigisingin na lang kita mamaya kapag kakain na tayo ng dinner. Ipapabuhat ko na sa kasambahay itong maleta mo. Sige po, tita. Salamat po. Pakisabi po sa kasambahay na iwanan na lang po niya sa labas ang maleta ko. Ako na lang po magpapasok sa kwarto mamaya. Walang pag-aalinlangan na pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Kahit alam niya na uuwi rito sa mansyon si Keero mamayang gabi. Hinalikan niya sa pisngi si Senyorita Kate at nginitaan niya ito bago niya ito tinalikuran. Malalaki ang hakbang na pumunta siya sa kwarto ni Keero. Kinikilig at excited na pinihit niya ang seredura pabukas. Napapikit siya nang maamoy niya ang masculine scent ng binata. Grabe, napakabangot, napakalinis ng kwarto ni Keero. Humahanga na bulong niya habang pinagmamasdan niya ang buong kwarto. Simple lang ang pagkakaayos ng kwarto niya. May king size bed sa gitna, may silver lampshade na nakapatong sa ibabaw ng mesa, at may mga painting na nakasabit sa dingding. Napangiti siya nang makita niya ang malaking picture frame na nakasabit sa ulo na ng kama. Picture nila yun ni Keero nung naghahabulan sila sa ilog. Siguro mahal din ako ni Sekai. Ayaw lang niyang aminin dahil nahihiya siya sa akin. Hindi bale, simula mamayang gabi, niligawan ko na siya para naman bago matapos ang bakasyon ko dito sa Pinas ay maging mag-asawa na kami. Mahinang saad niya habang hinihipo niya ang litratong nakasabit sa dingding. Isa-isa niyang hinubad ang suot niyang damit bago siya humiga sa malambot na kama. Naalimpungatan si Mika nang maramdaman niyang may matigas na bagay na tumutusok sa manipis niyang puson. Nakapikit ang mga mata na hinawakan niya ang matigas na bagay. Napangiti siya ng malapad nang makumpirma niya na butatay yun ni Keero. Kinikilig na hinimas niya pataas at pababa ang nakatayong butatay at lakas loob na sumubsob siya sa malapad nitong dibdib. Sekai, malambing at mahinang saad niya. You're so naughty, Ajin. Unang araw mo pala ngayon dito sa Pilipinas ay ginulo mo na agad ang mundo ko. Pati ang butatay ko na natutulog ay ginising mo. Nakakaakit na bulong nito sa kaliwang tenga niya. Damang-daman niya ang mainit at mabango nitong hininga na dumadampi sa makinis niyang balat. Sekai, galit ka ba sa akin dahil natulog ako nakahubad dito sa kama mo? Actually, no. Tuwang-tuwa pa nga ako nung makita ko ang peanut butter mong nakangiti. Kasi natanggal ang pagod ko. Umaalog ang balikat na sagot nito sa tanong niya. Pinagtatawanan nito ang kapilyahan ng peanut butter niya at pechay. Sekai, kung talaga masaya ka nakatabi ako sa kama, kiss me, hug me, feel me, and please, love me. Namumungay ang mga mata na pakiusap niya sa binata. Nalalasing siya sa init ng katawan nito. I will grant your request right away, Ajin. Napapikit at napaigtad ang buo niyang katawan nang halikan siya nito at dakmain nito ang malusog niyang papaya. Keero, Mikaella, kakain na tayo! Naitulak siya ni Keero pababa sa kama nang marinig niya ang boses ni Senyorita Kate sa labas ng pinto. Natataranta at nagkukumahog na binalot niya ng comforter ang buo niyang katawan. Ajin, ang sakit! Bakit mo sinipa? Nakahawak sa balakang na pagraraklamo ni Keero. Sorry, nataranta ako eh. Mahinang sagot niya sa pagmamaktol nito. Jesus, nahiya ka pa sa lagay na yan? Kaya kanina lang ang lakas na loob mo na ibandera sa mukha ko ang sariwa mong dalagang bukid. Nakangirit na pangaasar nito sa kanya. Che, magbihis ka na kung ayaw mo maabutan tayo ng mama mo ng ganitong ayos.
Nakayoko na utos niya kay Sekai. Ayaw niyang tumingin sa mukha at katawan nito dahil baka umarangkada na naman ang kanyang kapilyahan. Okay. Magka-holding hands na pumunta sila sa komedor. Naabutan nila sa dining area si Senyor Kieran at Senyorita Kate. Good evening po, Mama, Pa. Nakangiti na bati nila sa mga ito. Good evening din sa inyo, mga anak. Dumulog na kayo rito sa mesa para makakain na tayo. Malumanay na paanyaya sa kanila ni Senyora Kate. Umupo siya sa tabi ni Senyora Kate. Si Keero naman ay umupo sa tabi ni Senyor Kieran. Nilagyan ni Keero ng kanin at ulam ang plato niya. Nilagyan din niya ng kanin at ulam ang plato nito. Kumusta ang relationship status niyong dalawa? Magpapakasal na rin ba kayo katulad ni Keegan at Kay? Munti ka na niyang mabitawan ng kutsara nang marinig niya ang tanong ni Senyor Kieran. Dahil baka magkamali siya ng sagot, mabisto agad nito na hindi siya fiancé ni Keero. Pa, hindi ba namin napag-uusapan ni Mikaella ang tungkol sa kasal? Gusto muna namin kilala ng mabuti ang isa't isa. Saka palagay ko masyado pang maaga kung magpapakasal kami agad. Seryosong paliwanag ni Keero habang nakatitig ito sa mga mata niya. I don't like your answer, Keero. But it's okay, may tuwala ako sa'yo, nagagawin mo kung ano ang tama. At kung anong makakabuti sa relasyon ninyo ni Mikaella. Ngumunguya ng broccoli na sabi ni Senyor Kieran. At isa pa anak, narinig ko na wala ka daw sekretary ngayon, kaya medyo nahihirapan ka patakbuhin ng winery. Yes pa, wala akong sekretaryo ngayon. Nag-resign last week si Noah, umuwi siya ng probinsya para magnegosyo. Sakay, pwede mo akong maging sekretary. Graduate ako ng computer engineering. Kaya naman napakadali lang para sa akin ang gumamit ng computer. Nakangiti na suggestion niya kay Keero. Okay, Ajin. Tatanggapin na kita bilang sekretary ko. Pwede ka na magsimula bukas. Pero kailangan, formal office uniform ang susuotin mo araw-araw. Dahil marami lalaki roon at ayok sa mga babae na sexy manamit. Okay. Tumatango na sagot niya. Very good, Ajin. Kain na tayo. Nakangiti na papuri nito sa kanya. Sinubuan siya nito ng pagkain, kaya naman kinikilig na nagkatinginan si Senyor Kieran at Senyorita Kay. Tumingin muna si Keero sa kanan at kaliwa bago ito pa simpleng pumasok sa loob ng guest room. Sa guest room natulog si Mikaella kagabi dahil hindi pumayag ang kanyang mga magulang na makatabi niya ito sa pagtulog. Kasi daw, pangit tignan na magkatabi ang babae at lalaki sa kama kung hindi pa sila kasal. Kaya naman heto siya ngayon, dahan-dahan na naglalakad palapit sa kama. Para lang makita ang babae na kagabi pa gumugulo sa kanyang isipan. Napasimangot siya nang hindi niya makita si Mikaella sa ibabaw ng kama. Wala din ito sa balcony. Nasaan ka na, Ajin? Frustrated na tanong niya sa hangin. Sekai, andito ako sa loob ng banyo. Bakit mo ako hinahanap? Sasabay ka ba sa akin sa pagligo? Tumakbo siya papunta sa loob ng banyo nang marinig niya ang malakas na boses ni Mikaella. Ajin, huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Papa at Mama. Sigurado napapaluin ako ni Papa ng sinturon kapag nalaman niya na pinuntahan kita dito sa guest room. Kumakabog ang dibdib na babala niya kay Mikaella. Ano naman ngayon kung paluin ka ng sinturon ni Tito Kieran? Ang laki-laki mo na. Sigurado ako na hindi masasaktan niya mga binti mo kapag pinalo ka ni Tito. Saka mas mabuti nang malaman ng magulang mo na umagang-umaga ginagapang mo ko dito sa loob ng banyo. Para naman magdesisyon na sila na ipakasal tayo bukas. Kinilabutan siya sa sinabi ni Mikaella dahil hindi pa siya handa magpakasal. Nayayamot na tinakpan niya ang palad ng bibig nito para hindi ito makapag-ingay. Ajin, napakaingay mo talaga. Hindi ka marunong magtago ng sikreto. Saka dapat pasalamatan mo ko dahil umagang-umaga ay nakita mo tong kagwapuhan ko. Che, huwag mong balik na rin ang sitwasyon, Sekai. Dahil alam ko naman na pumunta ka lang dito sa loob ng banyo para makita tong kagandahan at kasaksihan ko. Kaya dapat ako ang pasalamatan mo. Nakatikwas ang kilay na pambabara nito sa kanya. Pwede ba, Ajin? Huwag kang assuming na gusto kitang makita. Pumunta ako dito sa loob ng guest room para sabihin sa'yo na dapat araw-araw maaga kang pupunta sa winery. Dahil marami tayong trabaho na kailangan tapusin. Kalmado na paliwanag niya. Gusto niyang ipaintindi kay Mikaella na hindi niya ito namimiss. Kahit ang totoo naman talaga ay gusto niya itong yakapin na mahigpit. Oz, talagang trabaho ang ipinunta mo dito sa banyo? Anong klaseng trabaho? Kumayog? Nakangisi na tanong nito habang nakatingin ito sa butate niyang nakatayo. Buisit.
Bakit ngayon pa tumigas ang butatay ko? Kasi naman eh, napakasiyaksi at napakabango ni Ajin. Nakatalikod na bulong niya para maitago kay Mikaella ang butatay niya nagwawala na sa loob ng suot niyang black pants. O diba? Totoong sinasabi ko, Sekai. Attracted ka sa sexiness ko at beautiness ko kaya hindi ka makapagsalita na... Napatigil siya sa pagsasalita nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa labas ng pinto. Tumakbo siya palabas ng banyo. Nagtago siya sa ilalim ng kama. Si Mikaella naman ay nagsuot muna ng bathrobe bago ito lumabas ng banyo para buksan ang pinto. Mikaella, gising ka na ba? Pumunta ka na sa kusina, ready na ang almusal. Nakangiti na binuksan ni Mikaella ang pinto nang marinig nito ang malakas na sigaw ni Senyora Kate. Good morning po, tita. Good morning din sa'yo, anak. Magbihis ka na at kumain ng breakfast. Maya-maya ay aalis na tayo. Maiwan na kita, ha? Hanapin ko lang si Keero. Okay po, tita. Kinakabahan na sagot ni Mikaella dahil nakita nito na gumalaw sa ilalim ng kama ang mga paa niya. Ah! Ayoko na magtago rito sa ilalim ng kama dahil may butiki na magkapatong. Malakas na sigaw niya nang iputan siya ng butiki sa mukha. Natatawa si Mikaella sa katangahan niya. Napakalandi mo kasi, kaya pati butike pinarurusahan ka. Nalaglag naman ang panga ni Senyora Kate nang makita siya nito na gumagapang palabas sa ilalim ng kama. Diyos ko, mga bata kayo, bakit naglalaro kayo ng tagutaguan at bahay-bahayan dito sa loob ng guest room? Umamin nga kayong dalawa? May nangyari ba sa inyo kagabi? Nasigaw na tanong sa kanila ni Senyora. Tumaas bigla ang BP nito dahil sa kanilang kalandian. Mama, huminahon ka. Baka pumarin ka ni Papa. Please, Ma, calm down. Saka pwede po ba, Ma? Huwag mo sabihin kay Papa na nakita mo ko dito sa guest room. Nahihiya na pakiusap niya sa kanyang ina. Oh, Diyos ko, Keero. Diyos ko, sinuway mo na nga ang utos ng daddy mo. Tapos ngayon gusto mo pa na magsinungaling ako sa kanya? Nakakaloka ka, anak. Ah, mabuti pa. Anak, paksala mo na si Mikaella para palagi siya nakadikit sa katawan mo. Ma, hindi po ganun kadali magpakasal. And Mika is not my girlfriend. Kaibigan ko lang siya. Pumasok ako dito sa loob ng guest room dahil gusto ko siya makita at mayakap. Pero hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko ang bagay na to. Maybe because I'm obsessed with her beautiful face and sexy smile. But I'm sure na I'm not in love with her. Naiyanig at nawasak ang buong pagkatao ni Mikaella matapos nitong marinig ang sinabi niya. Nanginginig ang mga tuhod at naiiyak na pumunta ito sa loob ng banyo para doon umiyak ng palihim. Sinabunutan at sinampal naman siya ng malakas ng kanyang ina. Dahil hindi nito matanggap na sinaktan niya si Mikaella emotionally and mentally. Santisima ka, Keero. Anong karapatan mo manakit ng babae? Tao ka lang din na humihinga at umaasa na sana pagdating ng tamang panahon ay mahalin ka rin ng babaeng mahal mo. Pumunta ka ngayon sa kusina, lumuhod ka sa munggo. Huwag na huwag kang tatayo sa pagkaluhod hanggat hindi ko sinasabi na tumayo ka. Hindi ka rin pwedeng kumain ng almusal ngayong umaga. Yun ang kabayaran sa pagiging manhid mo. Galit na galit na utos ng kanyang mama. Sige po, Ma. Tumatango na sagot niya. Namumula ang kanyang mukha at magulo ang kanyang buhok na pumunta siya sa kusina. Nana Veron, saan po nakalagay ang munggo't bilao? Malumanay na tanong niya sa kasambahay na busy sa paggawa ng kimchi. Ah, senyorito, bakit naghahanap ka po ng munggo? Eh, nakahanda na po sa dining area ang almusal. Nagtataka na tanong sa kanya ni Veron. Nana, inutusan po ako ni mama na lumuhod sa munggo. Nahihiya na sagot niya sa tanong nito. Pinagtawanan siya ni Veron. Imbis na ituro nito kung saan nakalagay ang munggo. Nana Veron, wala pong nakakatawa. Masakit at nakakaiyak po lumuhod sa munggo. Nakabusangot ang mukha na puna niya sa pagtawa nito. Pasensya ka na, senyorito. Hindi ko sinasadya na pagtawanan ka. Nasa loob ng kabinet ang munggo. Ang bilao naman po'y nakasabit sa dingding. Nagpipigil ng tawa na sabi ni Veron. Kumuha siya ng isang basong munggo sa garapon. Ibinuhos niya ang munggo sa bilao at pikit mata na lumuhod siya roon. Si Mikaella naman ay nasa loob pa rin ng shower room. Nakaluhod siya sa tiles habang umaagos ang masaganang luha at malamig na tubig sa makinis niyang pisngi. Malamig ang tubig na umaagos sa buo niyang katawan. Ngunit hindi niya yun nararamdaman. Dahil nababalot ngayon ng matinding sakit at kalungkutan ang buo niyang pagkatao. Sobrang sakit mabasted at sobrang hirap tanggapin na hindi siya mahal ng taong mahal niya. Buong akala niya noon ay handa na siyang mabigo at masaktan.
Kaya naman nagdesisyon siya na ligawan at akitin si Keero. Kahit hindi siya sigurado kung may gusto nga ba ito sa kanya. Humihigbi na pinatay niya ang shower at nagsuot siya ng bathrobe. Mugto ang mga mata na lumabas siya ng banyo. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Senyora Kate. Nahihiya na sumubsob at umiyak siya sa balikat nito. Tita, akala ko po pumunta ka na po sa kusina. Bakit po andito ka pa rin sa loob ng guest room? Mika, hinintay talaga kita na lumabas ng banyo para i-comfort. Kasi alam ko na nasaktan ka sa sinabi ni Keero kanina. Iha, pagpasensyahan mo ng anak ko. Kilala mo naman si Keero, di ba? Masungit siya, mayabang at pabigla-bigla magdesisyon sa buhay. Pero mapagmahal naman siya, loyal at magalang. Kaya alam ko na nabigla lang siya kanina nung sabihin niya sa'yo na hindi kanya mahal. Gusto niyang sundin ang payo ni Senyora na intindihin at bigyan ng second chance si Keero. Pero pagod na ang puso niya na umintindi at magmahal. Kaya naman buo na ang desisyon niya, nakakalimutan at iiwanan na niya si Keero ngayon. Tita, simula po ngayon ay lalayoon ko na po si Keero. Kasi po palagay ko, tama siya na hindi kami ang nakatadhana para sa isa't isa. Umiiyak at nasasaktan na sabi niya. Sobrang sakit para sa kanya nakalimutan at iwanan ang lalaki na mahal niya. Pero yun na lamang ang alam niyang paraan para mabawasan ang sakit at kalungkutan na nararamdaman niya ngayon. Mika, iginagalang ko ang desisyon mo. Pero sana, huwag mo nang sabihin sa magulang mo na binasted ka ni Keero. Kasi baka sumama ang loob nila. Huwag po kayo mag-alala, tita. Hindi po ako magkukwento kay mami. Nakapag-desisyon na po ako na aalis ako ngayong araw rito sa Hacienda Salvador. Kasi lalo po ako masasaktan kung araw-araw ko na makikita si Keero. Magalang na paalam niya kay Senyora. Mika, masakit para sa akin na umalis ka dito sa mansyon. Pero kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, hindi kita pipigilan. Magbihis ka na para maihatid na kita sa bayan. Sige po, tita. Thank you po. You're welcome. And I'm so sorry, iha. Malungkot na saad ni Senyora. Niyakap siya nito bago ito lumabas ng guest room. Pinuban niya ang bathrobe, nagbihis siya ng crop top at sexy na short. Summer ngayon, kaya dapat lang na nakasexy outfit siya. Pagkatapos niyang magpaganda, kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag. Tinaks niya si Miko na gusto niyang itong makausap at makita. Hila-hila ang maleta na lumabas siya ng guest room. At sexy siya naglakad papunta sa living room. Nakita niya si Keero na nakaluhod sa munggo habang ito'y nanonood ng TV. Nakasimangot na pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi gusto nito ang suot niyang damit. But who cares, diba? Hindi niya ito boyfriend at hindi siya nito mahal. Kaya na mawala itong karapatan na makialam sa buhay niya. Tita, nasan ka na? Ready na po akong umalis. Malambing na tawag niya kay Senyora. Gusto niyang ipakita kay Keero na hindi siya apektado sa presensya nito. Mika, mag-almusal ka muna para hindi ka magutom sa biyahe. Malambing na utos sa kanya ni Senyora Kate habang pababa ito ng hagdan. Tita, sabayan na lang po ako kakain. Kasi po inakita ko ni Miko na mag-almusal at kumain ng lunch sa restaurant niya. Napaubo at napasubsob sa tiles si Keero nang marinig nito ang sinabi niya. Mika, magandang idea nga ang magbanding kayo ni Miko para hindi ka mainip. Mika, tayo na, pupunta na tayo sa bayan. Okay po, tita. Umiimbay ang bewang at balakang na tinalikuran niya si Keero. Gusto niya na maglaway ito at maakit sa taglay niyang kagandahan at kaseksihan. Para magising na ito sa katotohanan na hindi lang ito ang nag-iisang lalaki na pwede niyang mahalin. Nasa entrance pa lang siya ng Malita Boutique, ay dinamba na agad siya ng mahigpit na yakap ni Miko. I miss you so much, Minnie. Malambing na saad nito. I miss you too, Mickey. Nakangiti na saad niya at hinalikan niya ito sa pisngi. Best friend niya si Miko at kaklase niya ito noong elementary at high school. Best friend and kasi naman ito ni Keero. My God, Minnie, you're so pretty. Lalo kang gumanda nung tumira ka sa Canada. Kumusta na nga pala si Tito Ace and Tita Leticia? Pumikislap sa tuwa ang mga natanong nito sa kanya. Si Mommy and Daddy, nag-iibigan pa rin. Araw-araw silang naglalambingan. Nakakaingit nga eh, kasi sobrang happy and healthy ng relationship nila. Bakit naman naiingit ka? Hindi ba sa'yo malambing ang boyfriend mo? Mickey, matagal mo nang kilala kung sinong imaginary boyfriend ko. Tumatawa na sagot niya sa tanong nito para maitago ang lungkot at pait sa kanyang boses.
Don't worry, Minnie. Mahal ka ni Kuya Keero. Hindi mo lang napapansin yun dahil nakafocus ang puso at isipan mo sa mga salita na lumalabas sa bibig niya. Mickey, what do you mean? Kunot noo na tanong niya. Wala. Pumasok na tayo sa loob ng dress shop para masuka mo na ang gown na susuotin mo sa kasal ni Kuya Keegan. Hinakay siya ni Miko papasok sa loob ng dress shop. Minnie, ito ang gown na isusuot mo. Napangiti siya na makita niya ang white gown na hawak ni Miko. Backless yon at may disenyong crystal stone sa bewang at dibdib. Kinuha niya ang gown at nakangiti na pumasok siya sa loob ng fitting room. Maingat na isinukat niya ang gown. Napangiti siya ng matamis nang humakab yon sa balingkinitan niyang katawan. Wow, ang ganda-ganda ko naman sa gown na to. How I wish na kami ni Keero ang kakasal bukas. Malungkot na hiling niya dahil alam naman niya na hindi yun magkakatotoo. Minnie, kasya ba sa'yo ang gown? Pwede bang patingin ako? Binuksan niya ang fitting room para makita ni Miko na kasya sa kanya ang gown. Oh, wow. You look like an angel, Minnie. Kumikin ang mga mata na papuri nito sa kanya. Thank you sa compliment, Mickey. By the way, pwede ba akong mag-selfie na suot tong gown? Yes, pwedeng-pwede. Okay, mag-selfie tayo. Sumandig siya sa dibdib ni Miko. Nakapatong naman ang baba nito sa ulo niya. Nakangiti na pinindot niya ang camera button ng kanyang cellphone. Mickey, tignan mong selfie natin. Ang cute. Lalabas na ako, Minnie. Sumunod ka agad pagkatapos mong magbihis. Okay, Mickey. Tipid na sagot niya. Ini-upload niya sa story ang picture nila ni Miko na mayroong caption na chilling with my Mickey. Pagkatapos niyang i-upload ang picture, ay hinubad niya ang gown at masigla siya lumabas ng fitting room. Nanggigigil na ibinato ni Keero ang mamahalin niyang cellphone sa sofa matapos niyang makita ang picture ni Mikaella at Miko na magkayakap. Shit, I hate myself for being jerk. Galit na sigaw niya. Nanginginig ang mga binti na tumayo siya at dali-dali na isinuot niya ang kanyang black pants. Kahit mayroon pamunggo na nakadikit sa kanyang tuhod. Senyorito Keero, hindi ka pa po pwedeng umalis. Dahil magagalit po si senyora kapag sinuway mo po ang utos niya na huwag tatayo hanggat hindi pa siya dumarating. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Veron. Dinampot niya ang kanyang cellphone at maliksi siyang tumakbo papunta sa garahe. Mainit ang ulo na sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ini-start niya yon at parang si Flash na inirampa niya yon sa maalikabok na kalsada. Tinawagan niya si Miko habang matuloy na pinapatakbo niya ang sasakyan. Napatigil si Miko sa paghahalo ng pasta nang tumunog ang cellphone nito. Minnie, pagkitignan mo nga itong niluluto ko, baka masunog. Okay, Mickey. Kinuha ni Mikaela ang sandok sa kamay nito. Hello, Kuya Keero, napatawag ka? Napasimangot siya nang marinig niya ang boses ni Miko sa kabilang linya. Kulit, nasaan ka? Nagpipigil ng galit na tanong niya. Andito ako sa restaurant, nagluluto. Mickey, tigma mo nga tong pasta. Malapot na ang sauce. Ihahanda ko na to para makakain na tayo. Sinuntok niya ng malakas ang upuan ng sasakyan nang marinig niya ang malambing na boses ni Mikaela. Nagdadabog na pinatay niya ang cellphone. At lalo pa niyang pinatakbo ng mabilis ang kanyang sports car. Mickey, tapos na ako maghain. Kumain na tayo. Nakangiti na sabi ni Mika. Minnie, ano kayang problema ni Kuya Keero? Kasi pinatayin niya ako ng cellphone. Nakakunutan noo na tanong ni Miko. Minnie, pinoproblema ngayon ni Keero kung paano siya makakaalis sa munggo. Binilinan kasi siya ni Tita Kate na huwag tatayo sa pagkaluhod hanggat hindi ito bumabalik sa mansyon. Siguro may ginawa na namang kalokohan si Kuya Keero, ano? Kaya siya pinaluhod ni Tita Kate sa munggo. Malit lang naman ang kasalanan ni Keero. Sinuway lang naman niya ang utos ni Tito Kiran na huwag akong lapitan at hawakan. Natatawa na sabi niya. Kinikilig at natutuwa siya tuwing naaalala niya ang pagsuot ni Keero sa ilalim ng kama. Alam mo, Minnie, palagay ko talaga mahal ka ni Kuya Keero. Kasi ngayon lang niya sinuway ang utos ni Tito Kiran. Mickey, ayoko nang isipin si Keero. Ayoko na rin marinig ang nakakairita niyang pangalan. Okay, sabi mo eh. Nakatikwas ang labi na pagsang-ayon nito sa sinabi niya. Sumubo siya ng pasta. Pinunasan ni Miko ng tissue ang sauce na dumikit sa mapulan niyang labi.
Yun ang eksena na naabutan ni Keero kaya namang galit na itinulak nito si Miko sa sahig. How dare you to touch her, my dear cousin? Galit na bulyaw ni Keero sa mukha ni Miko kaya naman nataranta na tumayo siya para tulungan si Miko na makatayo. Miki, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala na tanong niya. Don't worry, Minnie. I'm fine. Nakangisi naman na sagot ni Miko. Natutuwa ito na pagmasdan ang jealousy na nakabalatay sa gwapo mukha ni Keero. My dear cousin, why did you push me? At hindi ko maintindihan, bakit galit na galit ka ngayon? Damn you, Miko. And please, stop acting na hindi mo alam ang dahilan kung bakit nagagalit ako ngayon. Nanggagalaiti sa galit na sigaw ni Keero. Kuya Keero, hindi ko nga alam kung bakit nagagalit ka sa akin. Kaya pwede ba sabihin mo? Naaaliw na tanong dito ni Miko. I was mad. Because you touched my ajin. I'm dying inside seeing you talking to the beautiful woman I really like the most. Kinakapos na hininga na sabi ni Keero habang nakatitig ito sa maganda niyang mukha. Hose, really kuya? Galit ka dahil kinakausap ko si Minnie? Samantalang hindi mo naman siya mahal, di ba? Shut up, Miko. Siyakay, may lasing na insekto ba na pumasok sa loob ng katawan mo? Kaya sinasabi mo sa akin ngayon na gusto mo ko? O baka naman, ligaw na kaluluwa na sumanib sa maskulado mong katawan, kaya bigla ka naging mabait sa akin? Nakaismid na tanong niya. Ajin, tama ka. Hindi normal ang takbo ng pag-iisip ko ngayon, dahil tanging ikaw lang ang iniisip ko. Abnormal din ang pagtibok ng puso ko ngayon, dahil nasasaktan ako na makita kang nilalambing ni Miko. Nakasabunot sa buhok na sagot ni Keero sa tanong niya. Keero, may sapi ka nga. Pumasok yata sa loob ng katawan mo ang mga munggo na niluhuran mo kanina. Ang mabuti pa, umuwi ka na para makapag-isip ka ng matino. Umiiling na pagtataboy niya sa binata, kinikilig siya sa matatamis na salita na lumalabas sa bibig nito. Kaya lang, hindi niya pwedeng paniwalaan ang mga yon dahil binasted siya nito kanina. No, Mika. Hindi ako uuwi na hindi kita kasama. Seryosong saad ni Keero, determinado talaga ito na isama siya pa uwi. Eh kung ayaw kong sumama sa'yo, anong gagawin mo? Kakargahin kita palabas ng restaurant at maingat kitang isasakay sa loob ng mamahaling ko sasakyan. Malamping na sagot ni Keero sa tanong niya. Well, I'm so sorry, Sekai. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo pa uwi dahil magagalit si Mika. Napasigaw siya nang bigla siyang kargahin ni Keero palabas ng restaurant. Mika, walang kahit na sino man ang makakapigil sa akin na iuwi kita sa aking mansyon. Buo na ang desisyon ko na simula ngayon ay sa mansyon ko na ikaw titira. Sus, maniwala ako sa sinasabi mo. Eh samantalang kaninang umaga pinagsisigaw mo na hindi ako... Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang hinalikan ni Keero sa labi. Ajin, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na sabihin namang salitang yon. Kasi kanina ko lang na-realize na hindi ako masaya kapag hindi kita kasama. Umipiyok ang boses na sabi nito. Sekai, gusto kong paniwalaan ang mga sinasabi mo. Pero nahihirapan ako dahil dinurog mo ng pinong-pino kanina tong puso ko. Pagalingin mo muna tong puso ko bago mo sabihin sa akin na gusto mo ako. Nagpapakipot na sabi niya, mahal na mahal niya si Keero. Pero hindi naman siya easy to get ng babae para hayaan ito na manipulahin ang nararamdaman niya. Okay, Ajin, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka araw-araw. Sekai, sa hotel mo na ako dalhin. Bukas na ako maghahanap ng condominium unit na bibilhin ko. Ha? Huh? Bakit sa hotel ka titira? Eh, laki naman ang bahay ko. Saka hindi ako papayag na tumira ka malapit sa bahay ni Miko. Nakasimangot at nagsiselos na sagot nito. Hindi tayo pwede magsama sa iisang bahay dahil itatakwil ako ni Mami. Napakasamang tignan kung magsasama tayo sa iisang bubong. Eh, wala naman tayong relasyon. Siguro nga, mahal mo ko. Pero ako... Hindi na ako sigurado kung mahal pa nga ba kita. Kanina, habang sinasabi mo sa akin na hindi mo ako mahal, na-realize ko na siguro nga hindi tayo para sa isa't isa. Kalmado na paliwanag niya. Humupa na ang kilig at saya na kanyang nararamdaman. Kaya na mamulat na mulat na ang mga mata niya sa katotohanan. Kaya nasabi nito na mahal siya nito. Ajin, my decision is final. Sa bahay ka titira. Wala namang masama na magli-live din tayong dalawa, di ba? Promise, magbibehave ako. Nagsusumamo na pakiusap nito. Are you nuts, Keero? Gusto mo mag-live in tayong dalawa? Anong tingin mo sa akin? Babaeng sabik magkaroon ng asawa? Siguro nga, mahal mo ako. Sinabi mo sa akin kanina na gusto mo ako. Pero hindi pa naman kita sinasagot, kaya wala pa label ang relasyon natin.
Hindi din ako papayag na mag-live-in tayo dahil ayoko maging parausan. Nanunubig ang mga mata na sabi niya. Sobrang sakit na alukin na maging live-in partner. Dahil umaasa siya na magpo-propose sa kanya si Keero. Ngunit iba ang gusto nitong mangyari. Naghahanap lang ito ng babae na mayayakap at mahahalikan tuwing gabi. Tama nga ang sinabi ng mami niya na huwag siya lalapit at magpapa-cute sa binata dahil magmumukha siyang easy to get at desperada. Ajin, na-misinterpret mo ang sinasabi ko. Ang gusto ko lang namang mangyari ay makasama ka araw-araw. Kaya gusto kong tumira ka sa bahay. Wala namang masama kung titira ka sa bahay, saka sa guest room ka naman matutulog. Malambing na paliwanag nito, hinawakan at pinisil pa nito ang malambot niyang palad. Sekai, buo na ang desisyon ko. Sa condo o sa townhouse ako titira. Maghahanap ako sa social media mamaya ng townhouse na binibenta malapit sa bayan. Mas mabuti na bumili ako ng bahay dito sa San Agustin para magkaroon ako ng bahay bakasyon na rito. Buo na ang desisyon niya. Hindi na siya magpapakyut kay Keero. Hahayaan niya itong manligaw para makita niya kung totoo nga bang mahal siya nito. Naisip din niya na hindi bubuka ang bulaklak kung hindi niya ibubuka. Okay, I respect your decision, Ajin. Pero sa bahay ko ikaw matutulog mamayang gabi. Bukas na tayo maghahanap ng townhouse na bibilhin mo. Masama ang loob na pagsang-ayon nito sa desisyon niya. Sekai, ginagawa ko ang bagay na to para sa ating dalawa. Dahil mahirap magpadalos-dalos ng desisyon. Ayokong pumasok sa isang relasyon na hindi ako sigurado kung magiging masaya ba ako o hindi. Aminado ako na excited akong pakasalan ka noon dahil ikaw ang ideal man ko. Pero na-realize ko ngayon na ang laki na pala ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating Keero Salvador na kilala ko. Nakatingin sa window shield na pahayag niya, ayaw niyang salubungin ang nakaka-inlove nitong titig. Dahil kahinaan niya yon. Okay, hindi kita pipilitin na manatili sa akin. Hayaan kita mamalagi sa lugar na gusto mo. Gawin mo lahat ng bagay na gusto mo. Enjoyin mo ang bakasyon mo rito sa Pilipinas. Pero araw-araw kita sasamahan sa lugar na pupuntahan mo. I will be your personal bodyguard with feelings. Ipaparamdam ko sa'yo na mahal kita sa salita at gawa. Kinilig siya at lihim na napangiti sa sweet lines ni Keero. Pero hindi siya sumagot. Ajin, do you hear me? Salubong ang kilay na tanong nito. Pikon na pikon agad porket hindi niya pinansin. Oo, narinig ko. Maiksing sagot niya. Narinig mo pala eh, pero bakit no comment ka? Saka bakit hindi ka malambing sakin? Eh samantalang kahapon sabik na sabik ka sa yakap ko. Nagtatampo na tanong nito. Iba kahapon, iba ngayon. Excited akong yakapin ka kahapon dahil matagal na panahon tayong hindi nagkita. Pero na-realize ko ngayon na nakakasawa rin pala ang mainit na yakap dahil sa una lang masaya, sa una lang masarap, but in the end, malungkot na. Makahulugan na sabi niya. Gusto niyang ipaintindi kay Keero na hindi siya marupok na babae na basta na lang maniniwala sa love confession nito. So, are you trying to say nagalit ka? Casual na tanong nito sa kanya habang pinapasok nito ang Bentley sa garahe. No, Sekai. Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko ito tolerate ang pananakit mo sa damdamin ko. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong mararamdaman mo kapag sinabi ko sa iyo ngayon na hindi kita mahal. Masakit, Ajin. Parang pinupok ko ng maso ang puso ko. I'm so sorry for telling you that I don't love you. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Malamlam ang mga mata na paghingi nito ng tawad. Oo, hindi mo sinasadya na saktan ako. But you already hurt me. Tapos ngayon gusto mo na mag-live in tayo? Sobrang tanga ko naman, Keero. Kung hahayaan ko ang sarili ko na malunod sa pagmamahal mo na hindi naman totoo. Malungkot na paliwanag niya. Ajin, I'm so... Don't say sorry. You already told me you don't love me and you love me. It's really confusing kahit sanggol malilito kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman mo. Anyway, ibigay mo sa akin ang susi ng kwarto mo. Ha? Huh? Bakit? Akala ko ba ayaw mo mag-live din tayo? Pero bakit pupunta ka sa kwarto ko? Namimilog ang mga mata na tanong nito. Sekai, napaka-assumero mo. Pupunta ako sa kwarto mo dahil titignan ko kung may dami ba ng mga babae doon. Ganon? Ano gagawin mo kapag may nakita kang dami ng babae sa loob ng closet ko? Babalik na ako sa Canada. Goodbye forever na. Doon ako mag-aasawa. Seryosong sagot niya. Gusto niyang humagalpak ng tawa nang sumimangot si Keero at walang paalam na binuhat siya nito pababa ng sasakyan. Sekai, saan mo ko dadalhin? Kinikilig na tanong niya pero hindi niya pinahalata. Dadalhin kita sa loob ng kwarto ko.
ituturo kita roon habang yakap-yakap kita. Ajin, why are you smiling? Kinikilig ka ba sa yakap ko? Hindi ako kinikilig, pero natatawa ako. Kasi nasasagi ng daliri mo ang kilikili ko. Nakakakiliti, nakabungis-ngis na palusot niya. Hindi siya aamin na kinikilig siya sa sweet gesture nito. Akala ko pa naman natutuwa ka dahil sa kaswitan ko. Sa daliri ko pala. Disappointed na sabi nito. Jesus, ang uwi mo. Pati ba naman daliri mo, pinagseselosan mo? Ibaba mo na nga ako. Ayoko nga. Nilalambing pa kita eh. Hayaan mo muna akong lambingin ka. Kasi bukas busy ka na. Nagpapakyut na hiling nito. Ibaba mo na ako. Hindi naman lambing ang tawag sa ginagawa mo, kundi chancing. Ikinawag niya ang kanyang mga paa upang ibaba siya ni Keero sa sahig. Enjoy the view, Ajin. Magsawa kang pagmasdan ng kwarto ko. May iwan na kita rito. Pupunta ako sa kusina, magluluto ako ng dinner. Hinalikan ni Keero ang noon niya bago ito lumabas ng kwarto. Malawak ang kwarto. Baby blue ang pintura ng dingding. Binuksan niya ang malaking walk-in closet. Puro sapatos, bag at panlalaking damit ang nakalagay roon. Mabuti naman, walang dami ng pamabae dito sa loob ng kwarto at closet ni Keero. Ibig sabihin, wala siyang babae. Pero paano? Kung sa hotel sila nagkikita? Ay, nakakapraning magselos ng walang dahilan. Problemado na bulong niya. Isinarado niya ang closet. Lumabas siya ng kwarto at pumunta siya sa kusina. Ajin, gusto mo magluto? Tulungan mo ko. Para lalong sumarap ang chicken pastel na lulutuin ko. Naghihiwa ng bawang na tanong ni Keero. Ako na magsasaing, ikaw na magluto ng ulam. Okay, Ajin. Nilagyan niya ng bigas ang rice cooker. Napangiti siya nang hugasan niya ang bigas. Dahil may sweet memories na siyang babaunin pag-uwi niya sa Canada. Nagising si Keero dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Inaantok nang bumaba siya ng kama. Kumuha siya ng sando at pandyama sa loob ng closet. Adam, sino kaya to? At ang kulit? Naiirita na bulong niya nang muling tumunog ang doorbell. Kinuha niya ang telescope na nakapatong sa ibabaw ng center table. Gamit ang telescope, sinipat niya kung sino ang bisita niyang galit na galit sa doorbell. Nakita niya si Vanessa na nakatayo sa harapan ng gate, may hawak itong bilao. Nakapamulsa na lumabas siya ng bahay. Formal ang mukha na binuksan niya ang gate. Hi Keero, good morning. Nakangiti na bati sa kanya ni Vanessa. Tumango siya at sinenyasan niya itong pumasok sa loob ng bahay. Keero, pumunta ako dito sa bahay mo kasi nalaman ko sa mga magsasaka na kailangan mo daw ng secretary. Mag-a-apply sana ako para magkaroon naman ako ng trabaho. Alam mo naman, di ba? Na gustong-gusto kong tulungan si Mama at Papa. Malumanay na saad ni Vanessa habang naglalakad sila papasok sa loob ng bahay. Maupo ka, Vanessa. Ilapag mo sa ibabaw ng mesa yung bilaong hawak mo. Tungkol naman sa trabaho, pwede kitang ipasok bilang cook sa kabataan niya ka foundation. Nabanggit sa akin ni Kuya Kiga na kailangan niya daw ng kusinera. Formal na sagot niya. Keero, sekretary ang ina-applyan kong trabaho, hindi kusinera. Sawang-sawa na ako magluto at magtinda ng mga lutong ulam. Nakasimangot na wika nito. Vanessa, marangal ang trabaho ng pagiging kusinera. Huwag na huwag mong pagsasawaan ng pagluluto. Dahil mamamatay ka sa gutom kapag hindi ka nagluto. Gusto ko rin malaman mo na mayroon na akong sekretary. Gustuhin ko man natanggapin ka, eh hindi na pwede. Dahil may nauna na sa'yo. Ang mabuti pa, tanggapin mo na ang pagiging kusinera sa ampunan. Magkakaroon ko na ng trabaho. Mabubusog mo pa ang mga bata na nakatira sa orphanage. Malaking magpasahod si Kuya Kigan. Kaya naman sigurado ako na makakaipon ka. Malumanay na paliwanag niya. Keero, dumaan ako sa winery kanina bago ako pumunta dito sa bahay mo. Sabi ng mga tauhan mo, wala ka pa daw sekretary hanggang ngayon. Siguro, ayaw mo kong maging sekretary dahil pangit ako. Garalgal ang boses na sabi nito. Vanessa, maganda ka. You're beautiful inside and out. Alam ko, nagsisikap ka mabuti araw-araw para maiahon mo sa kahirapan ng iyong mga magulang. Casual na saad niya habang nakatingin siya sa guest room. Pinakikiramdaman niya kung gising na ba si Mikaella. Thank you sa compliment, Keero. Natanggal mo ang pagod na nararamdaman ko. Pabebe na sabi ni Vanessa at nakapapi eyes pa ito. Hindi niya pinansin ang pagpapakyut ng dalaga. Hindi siya interesado sa morena beauty nito. Vanessa, maiwan mo na kita dito sa living room, ha? Magluluto kasi ako ng breakfast. Nagugutom na sabi niya.
Magluluto siya ng breakfast para pagising na Mikaella may pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Magluluto ka pa lang ng almusal? Alas 9 na. Hindi ka pa din kumakain ng almusal? Ay naku, Keero, hindi ka kasi kumuha ng katulong kaya nalilipasan ka ng gutom. Samahan mo na lang ako. Hindi kasi ako sanay magluto mag-isa. Malambing na sabi ni Vanessa. Obvious na inaakit siya nito. Okay. Tipid na sagot niya. Gusto na niyang pauwiin ng dalaga, kaya lang hindi niya magawa. Dahil magmumukha siyang mayabang at matapobre kapag ginawa niya yon. Umiimbay ang balakang nang naglakad si Vanessa papunta sa kusina. Tinatamad naman na sumunod siya sa likuran nito. Keero, bakit nakakalat ang kutsilyo, Ricardo at bote ng wine sa ibabaw ng mesa? Uminom ka kagabi? May bisita ka? Kaya pala tinanghali ka ng gising dahil nakipag-inuman ka. Wala sa lugar na tanong ni Vanessa. Makalat ang ibabaw ng mesa dahil uminom sila ng red wine ni Mika habang nanonood ng romance movie. Ako na maglilinis nitong mesa. Matamlay na sagot niya. Hindi siya natutuwa sa attitude nito. Okay, magluluto na ako ng favorite mong creamy carbonara. Nakaismid na tumango siya. Hinayaan niya itong magluto. Naalimpungatan si Mikaella nang maamoy niya ang ginisang bawang. Naghihikap na iminulat niya ang namimigat na talukap ng kanyang mga mata. Napangiti siya ng malapad na makita niya si Haring Araw. Good morning world! Masarap gumising sa bahay na mahal ko. Tapos naaamoy ko pa ang mabangong putahin na niluluto niya para sa akin. Magaan ang pakiramdam na bumaba siya ng kama. Kahit medyo masakit ang kanyang ulo. May kaunting hangover siya dahil sa red wine na ininom niya kagabi. Pinatungan niya ng roba ang suot niyang nighties bago siya lumabas ng kwarto. Napatigil siya sa paghakbang at napamulagat ang kanyang mga mata. Nang matanaw niya si Keero na tumitikim ng pasta sa tinidor na hawak ng isang muray ng babae. Nanginginig sa galit at selos na nilapitan niya ang mga ito. Good morning everyone! Galit na sigaw niya habang pumapalakpak siya ng malakas. Tinitigan niya si Keero. Nabitawan naman ni Vanessa ang hawak nitong tinidor. Ajin, mabuti gising ka na. Kumain na tayo. Nagluto si Vanessa ng carbonara. Casual na saad ni Keero. Hindi man lang nito napansin na galit siya. Napakamanhid talaga. Hindi ako gutom, Sekai. Busog na busog pa rin ako dahil sa corndog na niluto mo kagabi. Pakiramdam ko nga, after 9 months pa ako matutunawan eh. Nakabungis-ngis na sabi niya. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa saksing bewang ni Keero. Gusto niyang ipamukha kay Vanessa na si Keero ay pag-aari niya at hindi siya papayag na maagaw ito ng ibang babae. Hi, Mikaella. Nice to see you again. Kailan ka umuwi rito sa Pilipinas? Siguro kakauwi mo lang ano. Kasi galing ako dito sa bahay ni Keero kahapon pero hindi kita nakita. Nakangiting peke na tanong sa kanya ni Vanessa. Nung isang araw pa ako umuwi, hindi mo lang ako nakita dahil sa Hacienda Salvador kami natulog ni Keero. By the way, nice to see you again, Vanessa. Natutuwa ako na makita ka. Formal na sagot niya sa tanong nito kahit siya ay inis na. Mabuti naman, Mikaella, kilala mo pa ako. Kasi nung mga bata pa tayo, palagi mo kong inaaway. Ipinagdiinan nito ang salitang away para palabasin na siya ay maldita at matapobre. Oo naman, Vanessa. Hinding-hindi kita makakalimutan. Dahil ikaw yung batang babae na sipunin at iyakin na palagi nakabuntot sa likuran ni Keero. Saka wala kong matandaan na inaway kita. Dahil ang pagkakaalam ko, ikaw ang nang-aaway sa akin. Madalas ka nga umiyak noon, tapos sasabihin mo sa mga matatanda na inaway kita kahit hindi naman totoo. Nakatikwas ang kilay na sabi niya. Naaalibadbaran talaga siya sa pagmumukha ni Vanessa dahil hanggang ngayon ay story maker pa rin ito. Walang pagbabago, pa-victim pa rin umarte at palaging bida-bida para mapansin. Kababata niya si Vanessa, anak ito na magsasaka at nakatira ito sa Hacienda Salvador na pag-aari ng mga magulang ni Keero. Girls, mamaya na kayo magkumustahan. Pagkatapos natin kumain, para maging maayos at maging maganda ang kwentuhan natin mamaya. Nakangiti na sabi ni Keero. Gusto nitong apulahin ang galit na nararamdaman nila ni Vanessa para sa isa't isa. Keero, hindi na ako kakain. Nabusog na ako sa kakatikim ng pasta. Si Mikaella na lang ang pakainin mo nitong tira-tira nating carbonara. Sige, aalis na ako.
Salamat sa masarap na pasta na may kasamang yakap at halik. Nakabungis-ngis na saad ni Vanessa. Ang lakas nitong mangasar. Kung hindi lang siya nagbumukhang tanga at talunan, kanina pa niya sinapak at sinubsob sa stove ang makapal at malandi nitong mukha. Ajin, kumain na tayo. Hukaw ni Keero sa pananahimik niya. Ayokong kumain. Ayokong kumain ng pasta na nilawayan at niluto ng babae mo. Saka pwede ba? Lumayo ka sa tabi ko. Nandidiri ako sa'yo. Matapos mo kong yakapit at suyuin kahapon, ito naman ang ginawa mo? Nakipaglandian ka ngayon kay Vanessa? Ah, masaklap pa. Dinala mo pa talaga dito sa loob ng kusina? Ang malanding babaeng yon? Umamin ka nga sa akin, Keero. May gusto ka ba kay Vanessa? Paasik na tanong niya. Ajin, wala kang gusto kay Vanessa dahil ikaw ang gusto ko. Kalmado na sagot nito na para bang hindi ito apektado sa pagwawala niya. Keero, kung ako ang gusto mo, bakit nakikipagharutan ka pa rin kay Vanessa? Bakit hindi mo siya itinaboy pa uwi? Dahil ba masarap at makatas ang carbonara na niluto niya? Sawang-sawa na ako na makihati sa atensyon na ibinibigay mo kay Vanessa. Noong mga bata pa tayo, tanggap ko na kaibigan mo siya dahil nagtatrabaho ang mga magulang niya sa lupain ng mga magulang mo. Pero ngayon sobrang sakit at sobrang hirap tanggapin na si Vanessa pa rin ang kalahati ko sa oras mo, sa atensyon mo, at sa pagmamahal mo. Kailan mo ba ako mamahalin ng buo? Kailan mo ba sasabihin sa akin na mahal mo ako? Na kulang tayong babae na mamahalin mo habang buhay. Umiiyak sa sakit na tanong niya. Ajin, special ang pagtrato ko sa'yo. Pero hindi mo yung nakikita. Dahil puro pagkakamali ko lang nakikita mo. Alam mo ba na namimiss kita araw-araw? Simula nung umalis ka dito sa Pilipinas. Ultimo pagbahing at pagtawa mo ay namimiss ko. Hindi ko lang sinabi sa'yo noon dahil buong akala ko. Alam mo na pinapahalagahan kita at pinoprotektahan. Siguro nga naging mabait din ako kay Vanessa bilang boss niya. Pero hindi ko siya trinato na kaibigan. Dahil para sa akin, tanging ikaw lang ang best friend ko at tanging ikaw lang ang babaeng na may karapatang yumakap at humalik sa akin. Namumula ang mga mata na sabi ni Keero. Tumatahip ng mabilis ang maskulado nitong dibdib. Sakay, kung special ako sa'yo, bakit hinayaan mo ko na pumunta sa Canada? Kung special ako sa'yo, bakit sinabi mo kahapon na hindi mo ako mahal? Gulong-gulo na ang isip ko at sobrang nasasaktan ngayon ang puso ko. Dahil mahal kita, mahal na mahal kita. Pero hindi mo ako kayang mahalin pabalik. Dahil ang babae na gusto mong pakasalan ay nakasuot ng saya at makalumang kilos. Humihikbi na sabi niya, namamaos na siya sa kakaiyak. Tumutulo ang luha na tinalikuran niya si Keero. Ito ang huli at unang beses na iiyak siya dahil sa lalaki. Hindi na niya uulitin pa. Ginugol ni Mikaella ang buong maghapon sa pamimili ng mga appliances sa bagong bilin niyang bahay. Ayaw niya magmukmok sa loob ng kwarto dahil mai-stress at papangit lang siya. Ayaw din niyang isipin at dibdibin ang pagiging heartbroken niya. Dahil parang sinasakal na mahigpit ang puso niya labis na nasasaktan. Mini, may bibilhin ka pa ba? Malumaning na tanong ni Miko, kasama niya ito sa pamimili. Mukhang uulan, kailangan na nating umuwi. Sandali lang, Miki. Pipirmahan ko lang tong information sheet para ma-deliver sa bahay ko ang mga appliances na binili ko. Mini, lalabas na ako ha? Magkita na lang tayo sa exit. Tumatangon na sagot niya. Ipinagpatuloy niya ang pag-fill up sa form. Nakapamulsa na nilapitan ni Miko si Keero na tinatanong sa Mikaella sa malayo. Hi, my dear cousin. Bakit hindi mo lapitan ang apple of the eye mo? Para naman magkita at makausap mo siya ng maayos. Paano ko popormahan? Eh, binabakuran mo. Napakadaming babae dito sa San Agustin. Si Mikaella pa talagang pinormahan mo. Nakasimangot na sabi ni Keero. Hindi ako pader, para maging bakod. Gwapong binata ako na best friend ng babaeng mahal mo. Ewan ko ba kung bakit pinapaiyak mo si Mikaella? Eh para sa mata ng puso ng ibang lalaki, maganda siya at perpekto. Palagay ko nga, bagay kami. Pabirong sabi niya. Nayayamot na kwinelyohan siya ni Keero. Huwag mo siya liligawan, sa akin lang siya. Pakakasalan ko si Mika kapag malamig na ang ulo niya. Keero, hindi nalalamig ang ulo ni Minnie kung hindi mo pa lalamigin. Kumilos ko na habang maaga pa. Dahil popormahan ko si Minnie kapag hindi mo ginamot ang sugat ng puso niya. Seryosong pahayag niya. Don't waste your time on her, Miko. Dahil sigurado ako na hindi ka sasagutin ni Mika dahil ako ang mahal niya. Confident na sagot ni Keero habang pinagmamasdan nito ang pinkish na pisngi ng dalaga. Ang yabag mo, pinsan.
Hindi mo nga malapitan dahil takot ka. Ito ang address ni Mika. Umakyat ka ng ligaw mamayang gabi, galingan mo para hindi ka talakan. Isinilid ni Keero sa bulsa ng pantalon ang kapirasong papel. Sinulyapan muna nito ang dalaga bago ito umalis. Nabitawan ni Mika ang ballpen nang maramdaman niya na parang may mga mata na nakamasid sa kanya. Tumingin siya sa labas ng tindahan. Si Miko ang nakita niya, nakasandal ito sa glass wall. Guni-guni ko lang yata yun. Umiiling na bulong niya. Umaasa siya na susuyuin siya ni Keero, pero imposibleng mangyari yon dahil ibang babae ang mahal nito. Binigay niya sa manager ang form bago nito nilapitan si Miko. Miki, umuwi na tayo. Kanina pa akong nawiwerduhan dito sa tindahan. Pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Yep, pinagmamasdan ka ni Keero kanina. Miss na miss ka na daw niya. We, hindi nga. Sinabi ng pinsan mo yon? Tumataas ang kilay na tanong niya. Yeah, sinabi ni Keero yon. Pero ayaw mong paniwalaan dahil abnormal ka din katulad niya. Nasa kamay na ang ginto, pinakawalan pa. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Kung bakit nag-aaway pa kayo, ay obvious naman na mahal niyo ang isa't isa. Naka-ismid na sabi ni Miko. Hindi ito natutuwa sa dramatic lover quarrel nila ni Keero. Inaway ko ang pinsan mo dahil may babae siya. Nakikipaglandian siya sa babae sa loob mismo ng kusina. Nagtatagi sa mga ngipin na sabi niya. Naiirita talaga siya kapag naaalala niya ang mukha ni Vanessa. Sigurado ka ba na babae ni Kuya Keero ang nakita mo? Tinanong mo ba siya kung ano relasyon niya doon sa babae? Pinakinggan mo ba ang mga paliwanag niya? Come on, Minnie. Huwag mong husgahan si Keero dahil lang nakita mo may kasama siyang babae sa kusina. Subukan mong pakinggan ang mga paliwanag niya. Be matured enough to handle your temper. Dahil kung galit at selos ang pag-iiralin mo, lahat ng relasyon na papasukin mo ay mawawasak. Magtiwala ka sa taong mahal mo para lalong tumibay ang inyong relasyon. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Kuya Keero, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Kasi para sa akin, importante ang tiwala sa isang relasyon. Naglalakad na paliwanag sa kanya ni Miko. Napakailalim ng sense of humor nito. Siguro nga may mali din ako kanina, pero masisisi mo ba ako? Palagay ko magagalit ka din kung ikaw ang nasa sitwasyon ko. Maybe yes, pero hindi ko sasaktan at paiiyakin ang babaeng mahal ko. If I met my future wife, I will treat her like a queen. Hindi ko siya patutulugin na masama ang loob sa akin. Miko, nasasabi mo lang yan dahil wala ka pang girlfriend. Formal na kwento niya sa sinabi nito. Walang perpekto relasyon, walang perpektong tao. Pero ang importante, natututo tayo sa mga maling desisyon natin sa buhay. Yes, tama ka, Minnie. Kaya sana naman patawarin mo na si Keero kasi palagay ko, wala naman siyang kasalanan eh. Na-misinterpret mo lang siguro yung nakita mo kanina. Ewan ko sa'yo, Miko. Sino nga bang kakampihan mo? Ako o si Keero? Wala. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Dahil parehong baluktot ang utak nyo. Masyado kang silosa. Si Keero naman masyadong in denial at pakipot. Pumasok ko na sa loob ng kotse. Uulan na. Umupo siya sa shotgun seat. Si Miko naman ay sa driver's seat. Nahagip ng mata niya si Keero na nakasandal sa Bentley. Nang patakbuhin ni Miko ang sports car nito sa gitna ng kalsada. He's watching me from afar. Nanunubig ang mga mata na bulong niya. Natutuwa siya na malungkot dahil binabantayan siya sa malayo na lalaking mahal niya. Sinundan ni Keero ang sasakyan ni Miko. Gusto nitong makasigurado na okay lang si Mikaella at hindi ito umiiyak. Miki, salamat sa effort at oras mo. Bukas ulit ha, samahan mo ako sa hypermarket. Mamimili tayo ng mga groceries at pangregalo sa mga bata. Sige, susunduin kita bukas ng umaga. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Ilak mo na maayos ang pinto, ha? Sakalang pinatakbo ni Miko ang sasakyan nang masigurado nitong nasa loob na siya ng bahay. Dinilapag niya sa ibabaw ng kama ang kanyang shoulder bag. Pumunta siya ng banyo. Maliligo siya. Makulimlim ang panahon pero sobrang init. Nagtutbrush siya at saglit na naligo. Nakasuot ng bathrobe na lumabas siya ng banyo. Magbublower na sana siya ng buhok ngunit hindi niya naituloy dahil may narinig siyang kumakanta at nagigitara sa labas ng bahay. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Keero na nakasandal sa Bentley. Kumakanta at nagigitara ito kahit umaambon. I want your arms around me and I
sumasabay sa pagpatak ng mga luha niya, ang malakas na kulog at matalim na kidlat, matapos niyang marinig ang nakaka-inlove na kanta ni Keero. Ajin, please, forgive me. I promise you, I won't hurt you again. At gusto ko din malaman mo na hindi ko babae si Vanessa. Because you're the only woman I really love the most. Please, Ajin, believe me. I love you so much. Malakas na sigaw ni Keero sa ilalim ng ulan. Basang-basa na ito. Pero hindi pa rin umaalis kahit hindi niya pinapansin. Humihikbi na umalis siya sa bintana. Ngunit muli niyang narinig ang tunog ng gitara at malambing na boses ni Keero. Sakai, please, umuwi ka na. Magkakasakit ka kapag nababad ang katawan mo sa ulan. Umiiyak na sigaw niya. Ayaw niyang buksan ang pinto. Dahil alam niya na pati ang kanyang puso ay bubukas din. I don't wanna go home without you, Ajin. Please, forgive me. Hindi ako aalis dito sa tabing kalsada kung hindi mo ako patatawarin. I want you to forgive me. I want you to love me again. Dahil nakakamatay yung sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ngayon. Dahil hindi kita kasama, Ajin, ikaw lang ang tanging luna sa sakit kong to. Please, open your heart again. Umiiyak na sigaw ni Keero. Nakaluho dito sa kalsada, may hawak na gitara at bulaklak. Wala itong pakialam sa malakas na buhos ng ulan. Matalim na kidlat at dumadagong-dong na kulog. Marupok na kong marupok, tumakbo siya palabas ng kwarto. Nagmamadali na binuksan niya ang main door ng bahay. Sakay, pumasok ko na rito sa loob ng bahay, bilis! Nanginginig ang buong katawan sa lamig na naglakad dito papasok sa loob ng bahay niya. Sakay, are you crazy? Yes, Ajin. I'm crazy. I'm crazy in love with you. And I want you to hug you tight para matanggal ang lamig na nararamdaman ko. Buong pagmamahal na sabi nito at iniabot nito sa kanya ang bulaklak. Grabe, basang-basa ka ng ulan at nilalamig ka. Pero I love you pa rin ang mukhang bibig mo. Mag-shower ka tapos magpalit ka ng damit, doon ka sa kabilang kwarto maligo. Ipinatong niya sa ibabaw ng mesa ang basang bulaklak. Tapos itinuro niya kay Keero ang kwarto. Okay, thank you so much my beautiful Ajin. Kumikinda na sabi nito. Kinikilig na tinalikuran niya si Keero. Pumunta siya sa kwarto. Kumuha siya sa maleta ng loose shirt at cotton shirt. Hawak-hawak ang damit na bumalik siya sa living room. Sakay, nakapatong sa center table ang damit na susuotin mo. Pumunta siya sa kusina, naginit siya ng tubig. Nag-toast din siya ng wet bread. Napasinghap siya nang pumulupot ang braso ni Keero sa saksi niyang bewang. Ang bilis mo namang maligo. Nagiinit ang mga pisngi na tanong niya. Yeah, nagbanlaw lang ako ng warm water para hindi ako sipunin. Malambing na sagot nito sa tanong niya. Umupo ka na doon sa silya, huwag mo na akong abalahin, ipagtitimpla kita ng kape. Saka isa pa, huwag kang kumilos na para bang magkabati na tayo kasi hindi pa naman kita pinapatawad. Nakatikwas ang kilay na utos niya sa binata. Ayun naman, huwag ka na magalit. Wala naman akong kasalanan eh. Kanino ko pa sinasabi sa'yo na hindi ko gusto si Vanessa. Hindi ko siya girlfriend. Feeling close lang sa'kin yon. Oh, talaga? Hindi mo siya type? Pero kinain mo ang pasta niya. Nahahayblad na bulyaw niya sa mukha nito. Ajin, hindi ko kinain ang pasta ni Vanessa. Tinikmang ko lang. Kumakamot sa ulo na pangangatwiran nito na para bang sobrang bigat ng problema nito. Okay, hindi mo kinain. Tinikmang mo lang. Pareho din yon. Sumayad sa ngalangala mo ang pasta ni Vanessa. Nope, hindi ko nga kinain ng carbonara. Pinakain ko lahat sa aso. Itinapong ko naman sa basurahan ng kaserola at kutsara. Natawa siya sa confession ni Keero. Talagang ginawa mo yon? Hindi mo ko ino-okray? Yes, promise. Ginawa ko yon. I'm not lying. Nakakross fingers na sabi nito. Okay, very good. Mabuti naman ipinakain mo sa aso ang pasta. Hindi ka magagayuman ng babaeng yon. Umupo ka na, magtitimpla na ako ng kape. Let's make coffee together para masarap at malinaw namang lasa. Nakakakiliti na bulong nito sa kaliwang tenga niya. Magkayakap na nagtimpla sila ng kape. Hindi na siya nagreklamo dahil hindi rin naman pakikinggan ni Keero ang pagtanggi niya. Magkahawak kamay na uminom sila ng kape at kumain ng tinapay. Malamig ang panahon pero hindi nila nararamdaman dahil mainit ang klima na lumalabas sa kanilang puso at balat. Masaya at magaan ang pakiramdam na gumising si Keero. Ipagluluto niya ng breakfast si Mika. Hindi pa siya pinapatawad ng dalaga, pero ang importante, kinakausap siya nito at sweet ito sa kanya.
Ilalagay na sana niya ang oatmeal sa hot water, kaya lang hindi natuloy. Dahil biglang tumunog ang doorbell. Nakakunutan noo na naglakad siya papunta sa main door ng bahay. Iniisip niya kung sino ang panauhin ni Mika ngayong umaga. Sinilip niya sa peephole kung sino ang Poncho Pilato na gumagambala sa kanyang pagluluto. Gumalaw ang kanyang panga nang makita niya si Miko. Bagong ligo ito. Fresh na nakatayo sa labas ng pinto, may dalang pagkain. My dear cousin, open the door. Alam ko, andiyan ka sa loob dahil inasuwang mo si Mika kagabi. Nakangisi na saad ni Miko. Kitang-kita niya ang pag-smirk nito sa peephole. Miko, umuwi ka na. Tapos na ang laban. Ako na ang panalo sa atin dalawa. Dahil natulog sa matigas kong bisig si Mikaella kagabi. Maangas na sagot niya. Pinagtatawa na lang ni Miko ang kayabangan niya. I don't believe you, my dear cousin. Kataks ko si Mika kagabi. Napuyat daw siya dahil ayaw mong umuwi. Buksan mo na tong pinto para madalhan ko na ng pagkain sa loob ng kwarto ang prinsesa ko. Alam mo naman, uso ngayon ng breakfast in bed. Nabingi at na high blood siya sa sinabi ni Miko. Kaya naman nakasimangot na binuksan niya ang pinto. Akin na yung pagkain na dala mo, tapos umalis ka na. Ayoko ngang umalis, hindi mo naman bahay to eh. Huwag mong harangan ng pinto para makapasok ako. Itinulak siya ni Miko kaya napaupo siya sa sahig. Pinsan, alam pa mo naman, mahinang tulak lang bumagsak ka na agad. Paano ka magkikipagsabay sa ibang lalaki na maliligaw kay Mika kung palampalampa ka? Nakakaasar na komento ni Miko sa pagkaupo niya sa sahig. Kaya naman hiniklas niya ang kamay nito. Ngunit ito ay nakailag kaya ang flower vase ang tinamaan ng kamay niya. Napanganga sila nang bumagsak sa tiles ang maganda at bagong flower vase. Patay ka, Kuya Keero. Dinagdagan mo na naman ang kasalanan mo kay Mika. Linisin mo yung kalat mo bago pa siya magising. Kanina pa ako gising. Nagising ako sa bangayin niyong magpinsan. Umuwi na nga kayo sa bahay ninyo para tumahimik naman tong bahay ko. Nagihikab na sabi ni Mika. Alas 8:30 na pero inaantok pa rin siya. Napuyat siya kagabi dahil sa kaharutan at kakulitan ni Keero. Tapos ngayon, dumagdag pa ang best friend niyang ubod ng kulit at sobrang galing mang-asar. Pinsan, narinig mo ba ang sinabi ni Minnie? Umuwi ka na raw. Ako, hindi pa uuwi. May usapan kami na magde-date at magsha-shopping ngayong araw. Nakabungis-ngis na sabi ni Miko. Sinusubukan nito kung gano'ng kahaba ang pasensya ni Keero. Ajin, totoo ba ang sinasabi ng ungas na to? Na inaya mo siya mag-date sa mall? Nagliliyab sa selos ang mga mata na tanong sa kanya ni Keero. Oo, may usapan kami ni Miko na mag-date ngayong araw. Wala namang masama kung makipag-date ako kasi wala naman akong boyfriend. Shut up, Ajin. Nagtatagi sa mga ngipin na sigaw ni Keero at walang paalam na pinasan niya ito papunta sa garahe. Siakay, saan tayo pupunta? Naiinis na tanong niya. Dadalhin kita sa lugar na makakagamot sa sakit at pagsiselos na nararamdaman ko ngayon. Mainit ang ulo na sagot nito sa tanong niya. Inistart nito ang makina ng sasakyan at inirampa agad yon sa gitna ng kalsada. Kung galit at nagsiselos ka, huwag ka na magmaneho. Ihinto mo to sasakyan doon sa gilid ng kalsada, bababa ako. Kinakabahan na sigaw niya. Don't be scared, Ajin. Kontrolado ko ang manibela ng sasakyan. Hindi tayo mababangga. Nakatutok sa kalsada ang mga mata na sabi ni Keero. Hindi siya umimik. Nakatuon lang ang mga mata niya sa mga sasakyan na nagpapaligsahan sa gitna ng kalsada. Napakurap at napasinghap siya nang iliko ni Keero ang sasakyan papunta sa municipal trial court. Anong gagawin natin dito? Hindi ito sumagot. Tahimik na ipinarada nito ng maayos ang Bentley sa parking lot. Bumaba ito ng sasakyan, ipinagbukas siya nito ng pinto. Kinabahan at nalilito na tinanggap niya ang nakalahad nitong mga kamay. Magka-holding hands na pumunta sila sa loob ng trial court. Matapos nitong ilakang sasakyan, pinagpawisan siya ng malapot nang makapasok na sila sa loob ng trial court at lalong nanginig ang mga tuhod niya nang makita niya ang lalaking judge na nakakunot ang noo. Good morning, Mr. Salvador. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mr. Judge Luterte, kung sa loob kami pumunta rito sa hukuman para magpakasal. Namilog ang mga mata niya at lumundag sa tuwa ang puso niya nang marinig niya ang sinabi ni Keero. Mr. Salvador, seryoso ka ba na magpapakasal kayong magkasintahan? Kunot noon na tanong ng judge habang pinagmamasdan sila nito mula ulo hanggang paa. Hindi ito makapaniwala na magpapakasal sila dahil nakasuot sila ng bathrobe at pambahay na tsinelas. Gulong-gulo ang mahaba niyang buhok na parabang kinahig yun ng manok. 5 oras siya nagpagulong-gulong sa kama kagabi, kakaisip
kung totoo ba talagang hinarana siya ni Keero. Si Keero naman ay nakasuot ng white cotton sando at blue pajama. Simple lang ang suot nito, pero lutang na lutang pa rin ang angkin nitong kagwapuhan at kakisigan. Yes, Mr. Duterte, magpapakasal kami mag-jowa. Plano kasi namin na mag-honeymoon mamayang gabi. Kaya naman kailangan namin ng assurance na gagawin namin yon in legal way. Okay, Mr. Salvador, I will grant your request. Total naman, nasa legal age na kayong dalawa. Hindi na ninyo kailangan ng parents' consent. Tumatango-tango na sabi ng judge. Thank you, Judge Duterte. Pipirma na kami ng marriage certificate. Hindi mo na kami kailangan basahan ng wedding vows. Dahil ang importante lang sa amin ay katibayan na legal kami magsasama sa iisang bubong. Nasaktan at medyo na-offend siya sa sinabi ni Keero. Dahil lumalabas na para lang siyang isang mamahalin na bagay na gusto nitong angkinin sa legal na paraan. Okay. Wait, sasabihan ko lang ang sekretary ko na hihanda na ang inyong marriage certificate. Kailangan din na magpasa kayo ng mga personal documents tulad ng birth certificate and IDs para mag-ilegal ang kasal ninyong dalawa. Bukas na bukas din, Judge. Ipapaayos ko sa abogado ko ang dokumento na kailangan ipasa para mag-ilegal ang kasal naming mag-asawa. Namula ang pisngi at peanut butter niya nang marinig niya ang salitang asawa. Malapit na siyang masiraan ng bait dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya ngayon. Mabuti naman, Mr. Salvador. Maupo muna kayo. Tatawagin ko kayo kapag handa na ang dokumento na inyong pipirmahan. Tinanguan nila si Judge Duterte bago sila umupo sa mahabang kahoy na bangko sa loob ng courtroom. Sekay, nakakatakot ka magselos. Nauwi sa kasalan ng pag-aalboroto ng puso mo. Dapat sinabi mo sa akin na magpapakasal tayo ngayong araw para nakapagpaganda ako ng bongga. Tignan mo naman ang itsura ko. Nakasuot ako ng napakalaking bathrobe. Tapos sobrang gulo nitong buhok ko. Nagiinit ang pisngi na sabi niya. Kanina pa siya nagbablush dahil sa kahihiyan. Ajin, huwag kang mag-alala sa itsura mo dahil sobrang ganda mo tuwing umaga. Mukha kang bulaklak na sumisibol pa lang. Tapos sumahalimuyak ang natural mong amoy sa buong paligid. Nakangiti na pambobola nito sa kanya. Kinikilig naman ng todo-todo ang puso niya. Ache, itiko mo yung bibig mo. Napakagaling mo mambola. Napakagaling mo din manakit. Hindi ako mahuhulog dyan sa mga sweet pick-up lines mo. Lumang style na yan. Dapat umisip ka ng bagong paraan kung paano mo ko liligawan. Kunwari, nakaismid na sabi niya. Pero ang totoo, kinikilig at natutuwa siya sa mga sweet pick-up lines nito. Okay, Ajin. I have the best way to make you fall in love with me. Gagawin natin mamaya pagkatapos natin pumirma ng marriage contract. Nakangiti na sabi nito at walang kaabog-abog na hinalikan nito ang gilid ng labi niya. Itinulak niya si Keero. Gusto niyang tugunin ang halik nito pero magmumukha siyang marupok at sabik sa halik. Hindi na ako marupok ngayon, Sekay. Feeling ko nga, hindi na ako iiyak kapag naghiwalay tayong dalawa. Nagtatapang-tapangan na sabi niya. But deep inside, gusto niya itong yakapin at halikan. Gusto din niya itong kausapin na huwag niya itong iiwan kahit anong mangyari. Dahil mahal niya ito at ito ang source of happiness niya. Ajin, simula ngayon, hinding-hindi na tayong magkakahiwalay. Dahil pag-aari na kita, araw-araw kitang inkakadena at ibibilang ko sa matigas kong mga bisig para hindi mo na maisipan na lumayas ulit. Seryosong pahayag ni Keero, dahan-dahan na hinaplos nito ang maganda niyang mukha. Mr. Salvador, handa na ang marriage contract ninyo. Pero hindi niyo pwedeng pirmahan, hindi rin ako papayag na maikasal kayong dalawa. Dahil napag-alaman ko na bukas si kakasalan twin brother mo na si Keegan. Nakasimangot na lumayo si Keero sa tabi niya matapos nitong marinig ang sinabi ng judge. Mr. Duterte, hindi po nakasulat sa Bible na bawal magpakasal sa bayang magkapatid. Saka naniniwala ko na tao mismo ang gumagawa ng swerte niya. Kung masipag at masinop sa pera ang isang tao, swerte siya. Pero kung tamad siya at walang kontrol sa paggastos, talagang mamalasin siya sa buhay dahil wala siyang pera. Pero Mr. Duterte, ginagalang ko po ang pasya mo. Kung ayaw mo kami ikasal na Mikaella, sabi nga ng ibang tao, mas mabuti nang maniwala sa pamahiin kaysa magsisi sa bandang huli. Mabuti naman, Keero, naintindihan mo ang punto ko. Ang mabuti pa, mag-propose ka ngayon kay Mikaella. Naksure na kayo magpakasal. Ako na ang tatay yung first ninong ninyo kapag kayo ikinasal sa simbahan. Good idea, ninong. Nakangiti na sabi ni Keero. Hinawakan nito ang kamay niya at lumuhod dito sa harapan niya. Mikaella Smith, will you marry me? And please, be my live-in partner from the bottom of your heart? Yes, Keero Salvador. I want to marry you from the bottom of my heart. Pumapayag din ako na mag-live-in partner na tayo.
Walang pag-aalinlangan na sagot niya sa tanong nito. Pumayag siyang mag-live-in partner sila ng binata para makilala niya ito ng lubusan. Thank you so much, Ajin, for accepting my proposal. From now on, Mikaella Smith, you are mine forever. And I want you to stay by my side for the rest of your life. Mga kataga na binigkas ni Keero habang hinahalikan nito ang mga daliri niya sa kamay dahil wala itong hawak na singsing. Congratulations sa inyong dalawa. Ngayon, pwede na kayong mag-kiss dahil engaged na kayo. Maliwala sa mukha na anunsyo ng judge. Tinalikuran niya si Keero nang akmang hahalikan siya nito. Sweetie, umiral na naman ang pagkamahiyain mo. Umaalingawaw sa loob ng trial courtroom ang malambing at malakas nitong pagtawa. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dire-diretso siya na pumunta sa parking lot. Hey, Ajin, wait up! Hintayin mo ako! Nakasimangot na nilingon niya si Keero nang marinig niya ang malakas na sigaw nito. Pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Ajin, what's wrong with you? Bakit lumalayo ka sa akin kung kailan engaged na tayo? Don't tell me na hanggang ngayon ay nagsiselos ka pa rin kay Vanessa. Naiirita na tanong nito sa kanya. Hindi ako nagsiselos, pero ayoko maamoy ang hininga mo hanggat hindi ka nagtututbrush. Feeling ko kasi naaamoy ko pa rin ang carbonara na niluto ni Vanessa. Umiikot ang eyeballs na sabi niya. Hindi talaga siya magpapahalik kay Keero hanggat hindi ito nagtututbrush at nagmumumog ng mouthwash. Diyos ko, Ajin, pati ba naman pasta'y pinagsiselosan mo? Nagpropose na nga ako sa'yo, hindi ka pa rin ba masaya? Sa lubog ang kilay na tanong nito habang binubuksan nito ang pintuan ng Bentley. Walang masama sa pagsiselos, Sekai. Dahil sigurado ako na magagalit ka din kapag nakipag-lips to lips ako kay Mick. Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla nitong halikan ng mapulan niyang labi. Ajin, wag na huwag kang magkikipaghalikan sa iba lalaki kung ayaw mong magmumog ng isang dram ng mouthwash. Galit na bulong nito sa kaliwang tenga niya. Keero Salvador, ang lupit mo magselos. Tinalo mo pa kami mga babae. Umaalo ng dibdib na sabi niya dahil apektado siya sa mainit ng katawan at sa mariin na pagkakayakap nito sa balangkinitan niyang bewang. Ajin, ibang klase talaga ako magselos dahil pati ang butatay ko ay nagagalit din kapag ako'y galit. Maharot na bulong nito. Kinarga siya ni Keero papasok sa loob ng Bentley. Napasinghap siya nang maupo siya sa lap nito. Sekai, pakawalan mo na ako. Sa shotgun seat ako uupo para hindi ka mahirapan mag-drive. Namumula ang buong muka na pag-iusap niya sa binata. Ajin, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo'y sinisigaw ang buo kong pangalan. What do you mean? Napaigik siya nang kagati ng bubuyog ang bulaklak. Basa na sila ng pawis. Umaalog din ang mabilis ang sasakyan. Pero wala silang pakialam dahil magkayakap na namamasyal sila sa paraiso ng kaligayahan. Namumula ang muka na umayo siya ng upo sa shotgun seat. Tumingin siya sa window shield para iwasan ang pilyong ngiti at nakakapaso na titig ni Keero. Sekai, anong gagawin natin dito sa mall? Nakakahiya na pumasok dyan, mukha akong tanga. Nagpupumiglas na sabi niya nang akmang aakayin siya nito papasok sa loob ng mall. You look very beautiful and sexy to your bathrobe. Ajin, saka tayong dalawa lang naman na nakakaalam na basa ang suot mong cycling shirt. Natataranta na tinakpan niya ang palad ang bibig ni Keero. Baka kasi may ibang tao na makarinig ng sinabi nito. Sige na, pumapahig na ako mag-shopping. Nagbablush na pagpayag niya. Very good, Ajin. Nakangiti na inakay siya nito papasok sa loob ng mall. Natatawa siya nang titigan siya ng security guard mula ulo hanggang paa. Hindi ito makapaniwala na nakasuot siya ng bathrobe. Mabuti na lang maganda siya kaya hindi siya nito sinita. Magka-holding hands na pumunta sila sa jewelry shop. Good afternoon, ma'am and sir. Magalang at nakangiti na bati sa kanila ng sales lady. Good afternoon din. Casual na bati niya sa babae. Miss, patingin ako ng elegant design ng engagement ring niyo. Formal na sabi ni Keero habang nakatingin ito sa mga singsing na nasa loob ng istante. Sir, may expensive elegant edition kami na couple ring. Gold ring with diamond stone sa ibabaw. Nakangiti na paliwanag ng sales lady. Okay, let me see those rings para makapamilya ko. Casual na utos dito ni Keero. Nagniningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang gold engagement ring na mayroong maliliit na diamante sa ibabaw. Tuwang-tuwa na kinuha niya ang singsing sa kahon at buong pananabik na isinuot yon. Look, Sekai, kasyang-kasya sa daliri ko. Nakangirit na itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Puminang ang singsing nang tamaan yun ng ilaw.
Tama ka, Ajin. Bagay na bagay sa daliri mong engagement ring. Miss, bibilhin ko na tong singseng. Magkano? Tanong ni Keero sa sales lady. 5.2 million, sir. Nawindang siya sa presyo ng singseng dahil sobrang mahal noon. Mahilig siyang mag-shopping at magwaldas ng pera. Pero hindi siya gumagastos ng 5 million mahigit sa isang items lang. Okay, bibilhin ko ang singseng. Here's my card. Walang pag-aalinlangan na inabot ni Keero ang ATM card nito. Sekay, pwede naman natin palitan tong singseng yung medyo mura. Mahinang bulong niya sa tenga nito. Sure, palitan natin ng mas maganda at mas mahal. Maangas na sagot nito. Sekay naman, puro kabiro. Seryoso ako. Kinakati ang kilay na sabi niya. Hindi siya makamove on sa presyo ng singseng. Seryoso din ako, Ajin. Na-deserve mong magsuot ng mamahaling engagement ring. Dahil fiancé kita, live-in partner kita, ikaw ang magdadala ng apelyido ko at ikaw ang reyna ng aking mansyon. Kaya dapat lang na mamahaling singsing ang suot mo. Okay, payag na ako. Tumatango na pagsang-ayon niya sa sinabi ni Keero. Hindi na siya nakipagtalo sa malabuhawi jack na katwiran nito. Sir, here's your ATM card and receipt. Nakalagay naman po sa loob ng paper bag ang kahon ng singsing. Maraming salamat po sa pagbili ng singsing. Balik po ulit kayo rito. Tinanguan ni Keero ang sales lady bago nito hinapit ang bewang niya palabas ng couple jewelry shop. Sekay, mali ang pagkakasuot mo ng necktie. 7 years ka na nagtatrabaho sa opisina pero hindi ka pa rin marunong magsuot ng necktie? Malambing na po na niya kay Keero. Gusot na ang necktie nito pero hindi pa rin maikabit ng maayos. Ajin, turuan mo nga ako kung paano magsuot ng necktie? Samahan mo na rin ng matamis na halik para mabilis ako matuto. Inarapan niya si Keero at nagkunwari siyang busy sa pagsusuot ng gown. Ajin, don't you ever dare to snub me kung ayaw mong parusahan kita. Maharot na bulong nito sa kaliwang tenga niya at paulit-ulit yun nahinipan. Nakikiliti na tinakpan niya ng palad ang bibig nito at kinikilig na humarap siya. You're so naughty, Sekay. Hindi ko lang agad sinunod ang utos mo ay naghahamon ka na agad ng bahay-bahayan? Pwede ba napatulugin mo muna ang best friend mo? Para hindi tayo malit sa wedding ceremony ni Kuya Keegan. Namumungay ang mga mata na pakiusap niya sa maharot niyang asawa. Yeah, susundin ko ang mga utos mo if you kiss me and hug me right now. Parang sanggol na ungot nito sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo, kilay, pisngi, baba at labi. Buong magdamag siyang nakakulong sa mainit nitong bisig kagabi. Pero ngayon, naglalambing na naman ito at mukhang maglalavi-dabi muna sila bago sila pumunta sa Paradise Island. Sa totoo lang, Ajin, inaantok pa ako. Gusto ko pang matulog, kaya lang hindi pwede. Dahil magagalit si Mama at Papa kapag nalit tayo sa wedding ceremony. Mabigat ang paghinga na sabi nito. Paanong hindi ka aantukin? E binantayan mo ko kagabi, imbis na matulog ka. Binantayan kita kagabi kasi akala ko aakyat ng ligaw si Miko. Sabi niya kasi kahapon liligawan ka raw niya. Namumula ang pisngi na sabi nito. Para itong teenager na nahihiya sa dalaga na kanya nililigawan. Humagalpak siya ng tawa matapos niyang marinig ang sinabi nito. Grabe na yung pagsiselos mo na yan, Sekay. Naparaning ka na. Tayo na nga sa Paradise Island. Magpalindol tayo ng buhangin at paturoon. Pero palagay ko, mas masarap maglabi-dabi sa ilalim ng dagat. Siguradong matatanggal ang pagkainis mo kay Miko. Good idea, Ajin. Pagkatapos ng wedding ceremony ni Kay at Keegan, ay magkahawak kamay na tumayo ang newlywed sa gitna ng mga bisitang nagkakasiyahan. Girls, mag-ready na kayo lahat dahil ihahagis ko na itong bulaklak. Kung sino man na makakasalo nitong bulaklak, congratulations na agad sa upcoming wedding ninyong mag-asawa. O ano, ready na ba kayong lahat? Excited na tanong ni Kay sa mga kababaihan. Yes, Kay, ready na kami lahat. Malakas at sabay-sabay na sagot nila. Okay, 1, 2, 3. Nakangiti na inihagis ni Kay sa ere ang bulaklak na nasalo niya yon. Oh my God, yes, I'm getting married next year. Pabirong sigaw niya habang nakatitig siya sa gwapong mukha ni Keero. Naisus, baka naman next month ikakasal na kayo ni Keero. Nakangiti na panunokso sa kanya ni Keegan. I hope so, Kuya Keegan. Sana nga magdilang anghel ka para mapansin na ni Keero itong kagandahan ko. By the way, Kuya, congratulations sa inyong mag-asawa.
Nakapout na sabi niya, pinaflex talaga niya ang napakapula niyang labi dahil sa red lipstick nito. Thank you, Mika. You're welcome, kuya. Sige, maiwan ko na kayo. Pupuntahan ko na si Keero sa buffet table para mapansin na niya itong beautiness ko. Umiimbay ang balakang na naglakad siya papunta sa buffet table. Pagkatapos nilang kumain, magka-holding hands na pumunta sila sa dance floor. Let's dance, my twin brother. Isayaw natin ang babaeng mahal natin. Nakangiti na sabi ni Keegan. Yakap-yakap nito si Kay sa gitna ng dance floor. Yes, Kuya Keegan, let's dance together with our loved ones. Hinapit ni Keero ang bewang niya. Nagsimula na silang umindak sa aliw ng nakaka-inlove at nakakakilig na musika. Pupungas-pungas na bumaba siya sa malambot na kama. Hinahanap niya sa loob ng kwarto ang cellphone niyang tumutunog. Nakita niya yon sa ibabaw ng center table. Bitbit ang cellphone na pumunta siya sa veranda. Sinulya pa muna niya si Keero na natutulog ng mahimbing bago niya pinindot ang answer button. Good morning, Mommy. I miss you. Masiglang bati niya sa kanyang ina. How are you, anak? You look so much happy and in love kahit bagong gising ka. Seryoso na tanong nito sa kanya na para bang may alam na ito sa relationship nila ni Keero. Yes, Mami. I am happy and in love. Do you see this expensive beautiful girl? Bigay ito sa akin ni Keero. Nag-propose siya kahapon. Nakangiti na ipinakita niya ang sing-sing. Anak, lahat ng ginagawa mo dyan sa Pilipinas ay alam ko. Alam ko din na magka-live-in na kayo ni Keero. Sinabi sa akin ni Judge Luterte. Nakalimutan mo yata na inaanak ko sa binyag ang panganin niyang anak. Pinapaalalahanan kita, anak, na hindi masamang magmahal kung mahal ka din ng taong mahal mo. Pero kung hindi ka naman mahal ni Keero, umuwi ka na dito sa Canada. Total naman, tapos na ang kasal ni Keegan kagabi pa. Mami, mahal ako ni Keero. Nag-propose siya sa akin dahil mahal niya ako. Nakikita ko at nararamdaman ko, Mami, na mahal niya ako. Anak, hindi ako tutol sa relationship niyo ni Keero. Pero hindi ko nagustuhan na makipag-living ka sa kanya. Kasi feeling ko, ikaw mismo nagbigay ng motibo para mayroong mangyari sa inyong dalawa. Umamin ka nga sa akin, Mikaella. Inaakit mo ba si Keero? Kaya nauwi agad sa live-in ang pagkikita ninyong dalawa? Huwag ka nang tatanggi dahil kitang-kita ang ebidensya sa leeg mo. Mayroong kang chikinini sa leeg. Nahihiya na nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang matalim na titig ng kanyang mami dahil may punto lahat ng sinabi niya. I'm sorry, Mami. Marupok ako. Hindi ako nakakapag-isip ng tama kapag nakakulong ako sa mainit at matigas na braso ni Keero. Nahihiya na paliwanag niya. Lunod na siya sa pag-ibig ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano pa aahon sa kumunoy na pag-ibig. Masuklian kaya ni Keero ng wagas ang tunay na pag-ibig na binibigay niya rito araw-araw? Alam niya na walang kasiguraduhan kung magiging happy ending ba ang relationship nila ni Keero. Pero umaasa siya na gagawa ng paraan ng Panginoon para matupad ang kanyang pangarap na sana balang araw mamahalin din siya ni Keero ng tapat. It's okay, anak. Don't be sad. Gawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Pero kung nasasaktan ka na, umuwi ka na dito sa Canada, tatanggapin kita ng buong puso. Hindi kita huhusgahan. I love you so much, anak. Thank you so much, Mami. I love you too. I promise you, Mami, na uuwi agad ako dyan sa Canada kapag sinaktan ako ni Keero at kapag nalaman ko may babae siya. Si Keero nakakagising lang ay napatakbo papunta sa balcony nang marinig nitong uuwi na siya sa Canada. Para itong gutom na leyon na pinapaliguan ng halik ang maganda niyang mukha. Ajin, sino nagsabi sa'yo na pwede kang umalis? Hindi ako papayag na umuwi ka sa Canada na hindi mo ako kasama. Pagkatapos mo matikman ang kamandag ng aking pag-ibig, iiwanan mo ako mag-isa? Malungkot at nangungulila sa mainit mong yakap? Umuusok ang ilong sa inis na sabi ni Keero. Siya naman ay nahihiya na nagtakip siya ng muka dahil nakikinig ang mami niya sa usapan nilang dalawa. Sekai, mamaya ka na mag-emote. Kausap ko pa si... No, Ajin. You won't stop me for imprisoning you inside of my big warm arms. I'm telling you right now, Ajin, that you are mine until my last breath. And I won't allow you to go back to Canada without my consent. Because I'm dying for sadness if you leave me without saying goodbye and without a kiss and warm hug. Sekai, pinipigil lang kita mag-emote dahil kanina pa pinapanood ni mami ang karupukan mo. Kinikilig na awat niya sa kadramahan nito. Aha, nasaan ang mami mo? Namimilog ang mga mata at namumutla ang mukha na tanong nito. Andito si mami sa cellphone, no? Pinapanood ka.
Say hi to my mother, Sekai. Natatawa na utos niya kay Keero. Naaaliw siya sa kakulitan at kaswitan nito. Naipo, Tita Leticia. Magandang umaga po. Pulang-pula ang mukha na sabi ni Keero. Good morning din sa'yo, Keero. Ang galing mo palang umarte, pang-famas. Kahit babaeng may asawa na, mai-inlove sa sweet lines mo. Na talaga naman nakaka-inlove. Matanong nga kita, Keero. Ilang babae bang binobola mo sa loob ng isang araw? Nakatikwas ang kilay na tanong ng mami niya. Tita Leticia, si Mikaella lang po ang nag-iisang babae na binobola at nilalandi ko araw-araw. Dahil mahal ko siya at siya ang dahilan kung bakit ako masaya at kinikilig araw-araw. Nabingi at natuwa siya sa sinabi ni Keero. Hindi niya akalain na aamin ito sa mami niya na mahal siya nito. Sekai, totoo ba na mahal mo ko? Baka naman ginugood time mo lang ako. Nagpapagkipot na tanong niya. Magpapa-hard to get muna siya ngayon upang hindi lumaki ang ulo ni Keero. Kasi baka masanay ito sa karupukan niya. Ang totoo niyan, falling in love with you was not my plan. Until one day, I realized that I love you so much. From the bottom of my heart, pilit kong pinipigilan ng sarili ko na huwag kang mahalin. Kaya lang, hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman ng puso ko. Na araw-araw humahanga sa iyong kagandahan at kakulitan. Ajin, I know. I'm not a perfect best friend. I'm not a perfect boyfriend. But I can be your perfect husband forever. Buong pagmamahal na sabi ni Keero. Hinahaplos nito ang makinis niyang pisngi. Sumubsob siya sa malapad nitong dibdib. Sininghot niya ang mabango nitong amoy at walang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil nalulunod siya sa pagmamahal at kaligayahan na pinaparamdam nito ngayon. Napapikit at napaungol siya nang biglang lumapat ang labi nito sa labi niya. Huwag kayong maghalikan sa harapan ko, nakakaduling. Naitulak niya si Keero nang marinig niya ang boses ng mami niya. Tita Leticia, normal lang po na maghalikan na magjowa. Nakayoko at nagbablush na sabi ni Keero. Nahihiya ito sa mami niya. Normal nga lang na maghalikan na magjowa pero hindi sa harapan ng matatanda. Kinikilig na sabi ng mami niya. By the way, anak, babay na. Magkikipag-date pa ako sa daddy mo. Tatawag na lang ako ulit mamaya, ha? Okay po, mami. I love you. I love you too much, anak. Nag-flying kiss ang mama niya bago nito pinindot ang end call. Nakahanda na ang lahat para sa kanyang birthday celebration. Halos mapuno ng tao ang bahay ampunan dahil inimbitahan niya ang mga outsiders. Punong-puno ng pagkain ng dalawang buffet table na nakatayo sa kaliwang bahagi ng function hall. Ang ikatlong mesa naman ay may nakapatong na 6 layers na chocolate cake and 1,000 pieces of chocolate cupcakes na ipapamigay sa mga kabataan. Ang mga regalo at food packs naman na ipapamigay niya sa mahihirap at mga kabataan ay nakalagay sa bulwagan ng foundation. Ajin, magsisimula na ang party. Umupo ka na roon sa unahan. Bulong sa kanya ni Keero. Sige, Sekai. Inalalayan siya nito na umakit sa entablado. Good afternoon, everyone. Magsisimula na po ang ating programa. Pero bago tayo magsimula, batiin muna natin ng happy birthday ang mabait at beautiful celebrant na si Miss Mikaella Smith. Sabay-sabay po tayong kumanta ng happy birthday. Malambing na wika ng MC. Tumayo ang mga tao at sabay-sabay silang kumanta at pumalakpak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mika. Tumulo ang luha niya matapos niyang marinig ang malambing na birthday song. Happy birthday, my Ajin. I love you so much. Nakangiti na bati sa kanya ni Keero. Hinalikan nito ang pisngi niya habang pinagmamasdan nito ang maganda niyang mukha. I love you more, Sekai. Sinalyuhan nila ng matamis na halik ang kanilang pag-ibig. Kinuha ni Keero ang microphone sa MC at lumuhod dito sa paanan niya. Buong pagmamahal na tinitigan nito ang mga mata niya bago ito nagsalita. First of all, gusto ko pong ipaalam sa inyo lahat na si Mikaella Smith ay aking fiancé. Plano namin magpakasal next year. Ngayong buwan sana kami magpapakasal. Kaya lang, hindi namin itinuloy dahil kakatapos lang ng kasal ni Kuya Kigan. Gusto ko pong ipaalam sa inyo lahat na mahal ko si Mikaella. Ajin, I love you too much. And happy birthday. Ang birthday wish ko sa'yo ay sana palagi mo akong lambingin at kulitin. Dahil alam mo naman na multivitamins ko ang iyong pagmamahal.
Gusto ko din na maabot mo ang iyong mga pangarap na magkasama tayong dalawa. Ajin, once again, will you marry me? And will you give me 1,000 soft kisses and warm hugs until we grow old? Nanunubig ang mga mata na tanong sa kanya ni Keero. Hindi niya inaasahan na muli ito magpo-propose sa kanya sa harapan ng maraming tao. Pumapatakan luha na tumango siya. Lalo siya naging emotional nang marinig niya ang kanta na Beautiful in White. Say something, Ajin. Gusto ko ulit marinig ang matamis mong oo. Malambing na utos nito sa kanya. Gusto niyang sumigaw ng oo, kaya lang hindi siya makapagsalita. Dahil naninikip ang kanyang dibdib sa sobrang tuwa. Lumuhod siya sa stage. Pinagdikit niya ang noon nila ni Keero at niyakap siya nito ng mahigpit. Gusto niya itong halikan, kaya lang hindi pwede. Dahil maraming bata ang nanonood sa kanila. Kinuha niya ang microphone sa kamay nito at malambing na ipinaalam niya sa mga tao kung gaano niya ito kamahal. Sekai, once again, I definitely say yes to your marriage proposal. Because I love you and you complete my life every minute, every hour, every night, every day, and for the rest of my life. Thank you for making me happy and love me every day. Keero Salvador, I love you so much. And I'm happy contented to be your lawfully wedded wife next year. Namumula ang mga mata at tilong na isinuot ni Keero ang bagong bili nitong engagement ring sa daliri niya. Sekai, bakit bumalik ka na naman ng singsing? Eh binigyan mo na ako ng engagement ring nung isang linggo. Tell me, Ajin, nagustuhan mo ba ang engagement ring? Malamping na tanong nito. I don't like it. I love it so much. Thank you for this expensive, beautiful engagement ring, Sekai. You're welcome, Ajin. Hinalikan siya nito sa noo. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Kinikilig ang mga ito sa love story nila ni Keero. Nagkisalamuha sila sa mga tao na busy sa pagkain. Hindi big deal sa kanila kung mahirap ba o mayaman ang tao na kanilang kaharap. Dahil para sa kanila, pantay-pantay lang ang mga tao sa lipunan. Napatigil siya sa pagnguya ng litsyon nang lumapit sa lamesa si Vanessa na may hawak itong regalo. Hi, Senyorita Mikaella. Happy birthday. Regalo ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. Thank you. Nakangiti na kinuha niya ang regalo sa kamay nito. Upo ka, Vanessa. Kain tayo. Sige. Umupo si Vanessa sa tabi ni Keero, imbis na umupo ito sa tabi niya. Sekai, pagkikuha mo naman ako ng tubig. Malangis kasi ang mga kamay ko. Nakakahiya kung hahawakan ko ang baso. Malambing na utos niya sa kanyang asawa. Inutosan niya ito na kumuha ng tubig para makausap niya ng maayos si Vanessa. Okay, Ajin. Pinanood niya ang pagtayo ni Keero sa bangko. Nang mawala ito sa paningin niya, ay seryoso na tinitigan niya si Vanessa na kunwari ibisi sa pagkain. Vanessa, sabihin mo nga sa akin kung bakit bigla ka naging mabait sa akin. Mikaella, ano ba sinasabi mo? Mabait naman talaga ako. Hindi katulad mo na nagpapanggap lang na mabait para mapansin ng mga tao. Sobrang sama nga ng ugali mo at napakasilosa mo. Naka-ismid na sabi nito. Vanessa, hindi kita pipilitin na maniwala na mabait ako. At totoo ang pagtulong ko sa mga taong kapuspalad. Kasi alam mo, palagay ko, nakakabit sa talampakan ng puso at isip mo. Kaya hindi mo nakikita, nararamdaman ang mga magagandang bagay dito sa mundong ibabaw. By the way, excuse me, tinatamad na kung kausapin ka. Ang sama kasi ng ugali mo, baka mahawa pa ako at bigla kita masapak. Pinigilan nito ang braso niya nang akmang tatayo siya sa bangko. Mikaella, buksan mo muna ang regalo na ibinigay ko sa'yo bago ka umalis. Nakangisi na sabi nito. Plano talaga nito na sirain ang birthday party niya. Nakangiti na binuksan niya ang regalo. Natawa siya nang makita niya ang childhood picture ni Vanessa at Keero na kumakain ng buko sa palayan. Vanessa, look, ang cute mo rito sa picture mo. May sipon na umaagos palabas sa ilong mo. Siguro hindi ka nagustuhan ni Keero dahil sipunin ka. Maldita ka na nga, amusin ka pa. Kawawa ka naman. Oh, itago mo tong picture. Para naman hindi mawala ang memories na kasama mo si Keero. Nakabungis-ngis na ibinalik niya ang lumang litrato sa kamay ni Vanessa. Hindi siya papayag na sirain nito ang magandang mood niya. Mikaella, kupas na tong litrato kaya akala mo may sipon ako. Yeah, whatever. I don't care. Wala kong pakialam kung naging close kayo ni Keero noon. Dahil ang importante ay fiancé ko na siya ngayon at hindi mo na mababago ang katotohanan na ikakasal na kami next year.
Babu, enjoy your meal. Sana hindi ka mabilawukan. Ang kapal kasi ng face mo eh. Nagkikikain ka na nga sa handa ko, inaakit mo pa ang fiancé ko. Kalmado at umiimbay ang balakang na umalis siya sa lamesa upang hindi mahalata ni Keero na umuusok ang kanyang ilong sa galit at pagkairita na nararamdaman niya ngayon para kay Vanessa. Ajin, bakit umalis ka na sa table? Eh hindi ka pa naman tapos kumain. Sa lubong ang kilay na tanong ni Keero. Sekay, tapos na akong kumain. Ibinigay ko na lang kay Vanessa ang kinakain ko lechon. May kasabihan tayo, di ba? Na share your blessing para lalo tayong pagpalain ni Lord. Nakangiti na sabi niya. Hindi niya sasabihin kay Keero na hinaharas siya ni Vanessa upang hindi ito mag-alala. Ang bait-bait talaga ng agent ko. Pumunta na tayo sa bulwagan ng foundation. Mamigay tayo ng regalo sa mga tao. Yeah, let's go. I'm excited. Magaan ang pakiramdam at magka-holding hands na pumunta sila sa harapang bahagi ng orphanage. Nakangiti na binigyan nila ng regalo at food packs ang mga bisita na pauwi na. Doble ang nararamdaman niyang saya ngayon. Dahil siya ang mamimigay ng regalo sa mga tao, imbis na siya ang bigyan ng regalo. Totoo nga na mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan kung busilak at mabuti ang iyong kalooban. Ajin, my sweetie wife, wake up! Breakfast in bed is ready! Pasigaw na sabi ng asawa niya. Narinig pa niya ang paglapat ng food tray sa ibabaw ng mesa. Sekay, mamaya na ako kakain. Inaantok pa ako eh. Nakadapa sa kama na sagot niya. Ajin, are you sick? 3 days ka nang tinatamad kumain at palagi kang inaantok. Nadalhin na kita sa hospital para malaman natin kung anong sakit mo. Nag-aalala na sabi ng asawa niya. Sekay, ano ka ba? Walang gamot sa katamaran. Tinatamad lang akong kumilos, kaya palagi ako nakahiga sa kama. Medyo naiinis na sagot niya sa tanong nito. Okay, siguro nga naiinip ka lang at tinatamad. Mamasyal tayo mamaya sa Ocean Park. O kaya naman, mag-night swimming tayo sa Paradise Island para matanggal ang pagkabagot na nararamdaman mo. Sekay, ayoko mamasyal. Saka alam ko naman ang dahilan kung bakit gusto mo mag-night swimming. Nakakitin mo ako maglabi-dabi sa gitna ng dagat. Umiikot ang eyeballs na sabi niya. Ajin, kasama na talaga sa vacation natin ang lovey-dovey. Huwag ka na magreklamo, kasi alam mo naman na palagi ready to fight ang best buddy ko. Oo na, sige na, bida na naman yung butatay mo. Umalis ka na, pumunta ka na sa trabaho. Pag-uwi mo mamaya, pasalubungan mo ako ng Indian mango, yung nakakabit pa sa tangkay ng dahon at may langgam. Ano? Nagulat ito sa sinabi niya. Ajin, sa hasyenda ka lang makakakita ng fresh mango with lips and ant. Sige, huwag mo na akong pasalubungan ng fresh mangoes. Nanunubig ang mga mata na sabi niya. Naiiyak siya sa idea na hindi siya makakakain ng manggang kilaw. Kahapon pa siya naglalaway sa mangga. Okay, sige. Tatawagan ko si mama. Sasabihan ko siya na utusan si Mang Ben na kumuha ng mangga. Tapos dalhin na lang dito sa bahay. Nagkakamot ng batok na paliwanag ng asawa niya. Na-stress agad dito sa Indian mango na may langgam. Ayoko ng mangga ni Mang Ben. Ang gusto ko yung mangga na may kasamang pagmamahal. Kaya dapat ikaw ang kumuha ng mangga para masarap. Naglalaway sa love mangoes na sabi niya. Ajin, hindi kaya ibang pagmamahal ang hinahanap mo. Baka naman brown pepino with hot love. Ang gusto mong kainin? Diyos ko, Keero, tumahimik ka. Ayoko nang kumain ng pepino na brown ng balat. Sawa na ako. Mangga, manggang hilaw talaga ang gusto kong kainin na sinasausaw sa toyo. Pumapadyok na pagrereklamo niya. Naiinis siya kay Keero tuwing kukontrahin nito ang mga sinasabi niya. Hindi niya alam kung bakit napakabilis niyang mairita at magalit ngayon. Siguro nga, tama si Keero, mayroon siyang sakit. Calm down, Ajin. Susundin ko ang gusto mo, pasasalubungin kita mamaya ng mangga. Kumikislap sa tuwa ang mga mata niya nang marinig niya ang sinabi nito. Yes, good boy talaga ang asawa ko. I love you. Kiss mo nga ako, Sekai. Tumihaya siya ng higa, tapos pinahaba niya ang kanyang nguso na parang manunuka. I love you so much, Ajin. Naalis na ako, ha? Kailangan maaga akong pumasok ngayon sa foundation. Sahod ngayon ng mga tao. Kaya ako ang mag-aasikaso. Busy kasi ngayon si Kuya Keegan. Sinamahan niya si Ate Kay na magpa-prenatal check-up. Okay, Sekai. Take care. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Yes, I will. Hinalikan nito ang labi niya bago ito lumabas ng master bedroom.
Mabigat ang pakiramdam na bumangon siya. Ngunit nahihilo na napaupo siya sa kama nang ihahakbang na niya ang kanyang mga paa. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nahihilo? Eh, hindi naman ako umiinom ng alak. Umiikot ang paningin na sigaw niya. Natural, mahihilo ka talaga tuwing umaga dahil buntis ka. Nakaismid na sigaw ng isip niya. Buntis ako? Siguro nga buntis ako. Dahil 1 week ng delay ang menstruation ko. Oh my God, kung positive na buntis ako, mas maganda. Sigurado na matutuwa sa akin si Sekai. Ay, magkakababy na kami. Tuwang-tuwa na tili niya. Excited na siya magpiti kasama si Keero. Pumikit siya ng mariin at huminga siya ng malalim bago siya tumayo. Marahan siya naglakad papunta sa ceramic center table. Napangiti siya nang makita niya ang pagkain sa food tray. Ngunit naduwal siya ng malasahan at maamoy niya yon. Nakahawak sa dingding na pumunta siya ng banyo. Sumuka siya ng sumuka sa lababo. Ngunit wala namang pagkain na lumabas sa kanyang bibig. Pinagpapawisan at nahihilo na umupo siya sa tiles. Nakatingala na sumandal siya ng dingding upang mawala ang pagkahilo ng kanyang nararamdaman. Mahigit 2 buwan na silang nagsasama ni Keero. Maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama. Hindi na rin sila ginugulo ni Vanessa dahil busy ito sa trabaho. Pabor para sa kanya na hindi makita si Vanessa dahil naaawa siya rito at kumukulo ang dugo niya rito. Yes, sari-saring emotion ang nararamdaman niya pagkaharap niya si Vanessa. Gusto niya itong yakapin at gusto niya itong sakalin. Ay, bakit ko nga ba naalala si Vanessa ngayon? Oh my God! Nagtatrabaho nga pala siya sa orphanage. Diyos mio, kailangan kong pumunta ngayon sa foundation para hindi niya maakit at magayuma si Keero. No, erase. Mahal ako ni Keero. Hanis siya sa akin at hindi niya ako lolokohin. Tama. Kailangan kong magtiwala kay Keero para hindi masira ang relasyon namin dalawa dahil lang sa bruhil ng babaeng yon. Tumatango-tango na sabi niya. Importante sa magkarelasyon ang tiwala sa isa't isa. Dahil ang tiwala ay katumbas ng pag-ibig. Kapag nawala ang tiwala mo sa iyong kasintahan, ang ibig sabihin lang nun ay hindi mo na siya mahal. Dahil puro pagdududa na lang ang namamahay sa iyong puso na mayroon siyang ginagawang masama at niloloko ka niya. Naligo siya nang medyo gumaan ang pakiramdam niya. Namili siya ng damit na isusuot sa closet ni Keero. Napangiti siya nang makita niya ang white cotton t-shirt nito. Yun ang isinuot niya at simpleng blue leggings. Lumabas siya ng kwarto, yakap-yakap sa dibdib ang mamahalin niyang bag. Klase na tumayo siya sa gilid ng kalsada. Nag-aabang lang siya ng taxi pero ang kilos niya ay pang-international model. Sosyal at maarte talagang kumilos ang katulad niyang heredera. Mahinhin na pumasok siya sa loob ng taxi. Marunong siya mag-drive ng sasakyan. Ayaw lang niya magmaneho ngayon dahil siya'y nahihilo at naduduwal. Ma'am, saan po tayo pupunta? Magalang na tanong ng taxi driver. Sa kabataan niya ka foundation po. Magalang na sagot niya. Tumango ang driver at pinatakbo nito ang taxi na may katamtamang bilis sa gitna ng kalsada. Kunot noon na nakatitig si Keero sa screen monitor ng laptop. Binabasa niya ang isang interesting article tungkol sa pagiging moody ng isang babae. Napangiti at napasigaw siya sa tuwa nang mabasa niya na nagiging masungit at emotional lang isang babae kapag buntis ito. Yes, finally magiging tati na ako. Makamandag talaga tong ibon ko. 1 month shoot sa pugad, may sisiw agad. Kailangan ko makahanap ng manggang nakakabit sa tangkay. Nakabungis-ngis na sabi niya. Excited itong umuwi ngayong araw upang alamin kung buntis nga ba si Mikaella. Napalis ang matamis niyang ngiti nang pumasok sa loob ng opisina si Vanessa, may hawak itong merienda. Good morning, Keero. Malambing na bati nito. Nakayuko na tumango siya. Nag-concentrate siya sa pagbabasa kaysa kausapin ng dalaga. Alam niya na pinagseselosan ni Mikaella si Vanessa, kaya naman ayaw niya itong kausapin. Dahil ayaw niyong masaktan at malungkot ang pinakamamahal niyang fiancé. Keero, mag-almusal ka muna. Masarap ito at malinamnam. Siguradong mabubusog ka. Si Mother Helen ang nagbake nitong croissant. Siya din ang nagtimpla nitong hot chocolate. Birthday niya kasi ngayon. Okay, I will eat that. Blanco ang ekspresyon na pagsang-ayon niya sa sinabi ni Vanessa. Ayaw niyang kumain pero hindi naman niya pwedeng tanggihan ng pagkain na niluto ni Mother Helen. Dahil sasama ang loob nito.
Kaya naman dinampot niya ang croissant at kinagat yon. Keep the change, manong. 500 pesos ang ibinayad ni Mikaella sa taxi driver. Hindi na niya kinuha ang sukle. Kumakanta na pumasok siya sa orphanage. Sumakay siya ng elevator. Pinindot niya ang third floor dahil doon ang opisina ni Keero. Senyorito, may nakadikit na chocolate at croissant sa nguso mo. Malambing na sabi ni Vanessa. At walang paalam na hinalikan nito ang chocolate na nakadikit sa labi ni Keero. Yun ang eksena na naabutan ni Mikaella sa loob ng opisina. Nanginginig ang mga kamay sa galit na ibinato niya ang bag sa likod ni Vanessa. Buisit ka na babae ka? Wala kang karapatan na halikan ng fiancé ko. Hinubad niya ang suot niyang sandals at ibinato niya yon sa makapal na mukha ni Vanessa. Hachin, calm down! Natataranta na sigaw ni Keero nang mapaupo si Vanessa sa sahig. Huwag mo kong pigilan, Sekai. Kakalbuhin ko ang babaeng yan. Nanlilisik ang mga mata na sigaw niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Keero nang akmang sasabunutan niya si Vanessa. Jin, please, calm down. Mali ang iniisip mo. Hindi ko hinalikan si Vanessa. Oo, hinalikan niya ako, pero hindi ko yun nagustuhan. Dahil ang labi mo lang ang gusto kong halikan araw-araw. Buong pagmamahal na sabi ni Keero habang paulit-ulit na hinahalikan nito ang makinis niyang pisngi. Alam ko, Sekai. Alam ko na hindi mo hahalikan at hindi mo magugustuhan si Vanessa. Dahil hindi ka pumapatol sa babaeng katulad niya na walang respeto sa sarili at walang magawang matino sa buhay. Salamat sa tiwala mo, Ajin. Gusto ko din malaman mo na hindi ako maaagaw ng ibang babae sa'yo dahil hindi ako magpapaagaw sa kanila. Mananatiling loyal sa'yo itong puso ko hanggang sa aking huling hininga. Kumawala siya sa mahigpit na pagkakayakap ni Keero nang makita niya na tumayo si Vanessa. How are you, Lady Snake? Feeling better now? Pagkatapos kitang batuhin ng sandal sa mukha? O baka naman gusto mo makatagim na mag-asawang sampal para magising ka na sa katotohanan na hindi interesado si Keero sa malandi mong petsay? Nanggigigil na sabi niya. Say something, Vanessa. Ngayon mo ilabas ang kalendayan mo sa harapan ni Keero. Sabihin mo sa kanya ngayon na mahal mo siya at gusto mong ipatuka sa ibon niya ang atribida mong monay. I'm so sorry, Keero. Sinaktan ko ang babaeng mahal mo. Nagawa ko lang ang bagay na yon dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Matagal na. Nagpapakita ko sa'yo araw-araw pero hindi mo ko pinapansin. Sobrang sakit tanggapin na hindi mo ko kayang mahalin dahil si Mikaela ang mahal mo. Pero alam mo ba, Keero, kahit baliw na baliw ako sa'yo, na-realize ko ngayon na kailangan ko na talagang tigilan ng kahibangan kong to dahil alam ko na hindi mo ko mamahalin kahit na mamatay si Mikaela ngayon. Dahil ang puso mo'y tapat na umiibig sa kanya. Pangako, Keero, simula ngayon, hindi ko na kayo guguluhin ni Mikaela. Naalis na ako dito sa San Agustin. Pupunta na ako sa Manila para magbagong buhay. Sana sa aking paglisan, huwag mong pabayaan ang pamilya ko. Umaasa ako na itatrato mo sila ng tama. Kahit na may ginawa ko sa iyong kasalanan. Umiiyak na confession ni Vanessa. Tigmak ng luha ang namumula nitong mukha. Nilapitan ito ni Keero. Tinulungan itong tumayo at niyakap ito ng mahigpit. Vanessa, mahal na mahal kita bilang bunso kong kapatid. At alam mo na tunay na kamag-anak ang turing ko sa mga magulang mo. Ipinapangako ko sa'yo, Vanessa, na hindi ko sila pababayaan. Gusto ko din malaman mo, proud ako sa'yo. Dahil taas na umong inamin ang kasalanan mo. Pasensya ka na kung hindi kita kayang mahalin bilang isang magandang babae. Good luck sa bagong yugto ng buhay mo, Vanessa. Umaasa ako na gagawin mo ang tama para hindi ka mapariwara. Hindi niya pinigilan si Vanessa nang umiiyak na sumubsob ito sa malapad na dibdib ni Keero. At naiintindihan niya na gusto lang nitong maglabas ng sama ng loob. Keero, maraming salamat na pinayagan mo kong yakapin ka. Paalam, aalis na ako. Goodbye, Mikaela, and I'm so sorry for the bad things I've done to you. Lumuluha na lumayo si Vanessa kay Keero. Initian siya nito bago ito lumabas ng opisina. Emotional, nahihilo, naduduwal at nanghihina ang kanyang mga tuhod na umupo siya sa couch. Hajin, anong nangyari sa'yo? Malakas na sigaw ni Keero. Nag-eko ang baritono nitong boses sa loob ng kanyang tenga bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nininerbiyos na pinagmasdan ni Keero si Mikaela na nakahiga sa hospital bed. 20 minutos na itong walang malay, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagigising.
binalikan niya si Mikaella sa noo. Di naman niya ng daliri ang maitim nitong kilay, ang matangos nitong ilong, ang pinkish nitong pisngi, ang hugis puso nitong labi. Lahat ng magaganda at masasama nitong katangian ay mahal niya. Mr. Salvador, kuminahon ka. Umupo ka sa visiting chair para mawala ang kabat anxiety na nararamdaman mo. Hindi niya sinunod ang payo ni Dr. Neri na natili siya nakatayo sa gilid ng hospital bed. Malambing na pinagmamasdan niya ang maganda mukha ni Mikaella. Mr. Salvador, maya-maya lang ay malalaman na natin ang resulta ng lab test ni Mrs. Smith. Kaya naman sundin mo na ang payo ko na umupo ka. Dahil kanina pa ako nahihilo sa kakaupo at kakatayo mo. Nakasimangot at mabigat ang pakiramdam na umupo siya sa couch. Hindi na siya makapaghintay kung anong maging resulta ng test ni Mikaella. Bahagya siyang gumalaw nang hindi niya na maamoy ang masculine scent na nagpapakalma ng kanyang pakiramdam. Mahinang ungol niya, gusto niyang idilat ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya magawa dahil antok na antok ang pakiramdam niya. Napatakbo si Keero palapit sa hospital bed nang marinig niya ang ungol ni Mikaella. Arjin, are you awake? Please, wifey, magsalita ka naman oh. Gusto ko marinig ang boses mo para naman mapanatag ang kalooban ko. No, okay ka? Napangiti siya nang marinig niya ang boses ni Keero. Nakapikit at naghihikab na hinawakan niya ang kamay nito. Hug me tight, Sakai. Yakapin mo ko na mahigpit na mahigpit. Dahil nawawala ang hilo na nararamdaman ko kapag naaamoy ko natural masculine scent mo. Yeah, sure. I will hug you, Ajin. Hello, Mrs. Smith. Congratulations. Positive ang blood serum pregnancy test mo. Kailangan mo mag-bed rest dahil masela ng pagbubuntis mo. Madalas kang mahilot magsuka, kaya kailangan na palagi kang may kasama sa paglalakad para hindi ka matumba. Every month ang prenatal check-up mo. Titignan natin every month ang paglaki ng baby mo sa loob ng tummy mo. Good luck sa pagbubuntis mo, Mikaella. Thank you so much, Doktora. But I want to ask you something. Kung okay lang ba na maglavi-dabi kami ni Keero kahit buntis ako? Namumula ang pisngi na tanong niya. She can't believe na itatanong niya ang bagay na to sa ngalan ng pag-ibig. Mrs. Smith, pwedeng-pwede kayong maglavi-dabi ni Keero. Kahit 3 times a day pa. Kinikilig na sagot ni Doktora. Doktora Neri, salamat sa advice. Okay, Keero. Maiwan ko na kayo. Mag-round pa ako sa ibang pasyente. Ganitaan sila nito bago ito lumabas ng kwarto. Sakay, bumangon ka na. Kunin mo sa bag ang cellphone ko. Tatawagan ko si Mama. Sasabihin ko sa kanya na buntis ako. Saka nasaan nang hinihingi ko sa iyong mangga? Ajin, hindi pa ako nakakakuha ng mangga. Bukas na lang. Walang mangga. Gutom na ako. At ang anak mo. Maganda nga lang ang gusto ko. Hindi yung pa maibigay. Nag-eko sa loob ng 4 na sulok ng kwarto ang pag-iyak niya. I'm sorry, Ajin. Hindi kita agad nakuhaan na ng mangga. Promise, kukuha ko ng mangga mamayang hapon. Promise siya na? Panggagaya niya sa sinabi nito. Yes, promise. Bibigyan kita ng 1 buwing na mangga. Pero ngayon matulog ka na ulit para matanggal na ng tuluyan ang hilo mo. Malambing na bulong ni Keero sa kanang tenga niya. Sinusuklayan nito ng daliri ang mahaba niyang buhok. Naghihikab na ipinikit niyang muli ang talukop ng kanyang mga mata. Siguradong mahabang oras ang itutulog niya. Dahil nakakulong siya ngayon sa matigas na bisig ng kanyang asawa. 3 taon na ang nakalipas simula noong ipinanganak niya si Carmela. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kinakasal ni Keero. Dahil lumaganap ang coronavirus sa buong mundo, 2 taon na nagkaroon ng lockdown sa Pilipinas. Maraming tao ang nabaon sa utang, nawala ng trabaho at nagutom. Noong panahon ng pandemic, ay linggo-linggo silang namimigay ng mga ayuda sa mga kababayan nilang kapuspalad. 3 taon na ngayon si Carmela pero wala pa rin itong kapatid. Napagkasunduan nila ni Keero na hindi muna sila mag-aanak ulit hanggat hindi pa bumabalik sa dati ang ekonomiya ng bansa. Wala na lockdown, bukas na ulit ang mga establishment at face-to-face na ulit ang klase. Pero ramdam pa rin ng mga tao ang kahirapan. Dahil maraming requirements ang inihingi sa kanila ng employer bago sila makapasok ng trabaho. Nagpapaganda siya ngayon sa harapan ng malapad na salamin. Nakasuot siya ng puting saya. May borda ito ng mga bulaklak at may maliliit na diamante na nakadikit sa laylayan nito. Nakasuot siya ng eleganteng damit dahil pupunta sila ngayon sa flower festival sa bayan.
taon-taon, tuwing buwan ng Mayo ay idinarao sa San Agustin ang Flower Festival. Mikaella, anak, tapos ka na bang magbihis? Pasigaw na tanong ng daddy niyang si Ace. Umuwi ito rito sa Pilipinas nung magkaroon ng pandemic. Babalik din naman ito sa Canada pero hindi niya alam kung kailan. Daddy, tapos na po ako mag-makeup. Papunta na po ako dyan sa sala. May lakas na sigaw niya para maintindihan nito ang sinasabi niya. Ipinatong niya sa kanyang ulo ang koronang bulaklak na ginawa ni Keero. Yari yon sa fresh flowers at mga berdeng dahon. Pinatay niya ang aircon at dinampo niya sa ibabaw ng kama ang kanyang mamahaling bag. Saksi siya na lumabas ng kwarto. Nakita niya ang kanyang daddy na matikas na nakatayo sa gitna ng living room. Nakasuot ito ng barong Tagalog na kulay puti at black pants. Nakasuot din ito ng black leather shoes. May nakadikit na fresh flowers sa chest pocket nito. Daddy, sobrang gara po na suot natin damit ngayon. Tayo po ba ang panauhing pandangal sa Flower Festival? Magalang na tanong niya. Hindi anak, magara ang damit na suot natin ngayon dahil pupunta tayo sa Wild Geese Flower Farm. May special okasyon na gaganapin doon mamayang hapon. Nakangiti na sagot nito sa tanong niya. Talaga, Daddy? Umalis na po tayo. Excited na po ako na muling makita ang pinakamalaki at pinakamagarang flower farm dito sa bayan ng San Agustin. Tuwang-tuwa na sabi niya. Matagal na panahon na niyang gusto na pumunta sa Wild Geese Flower Farm. Pangarap din niya na maikasal doon. Nangako sa kanya si Keero noon na pakakasalan siya nito sa gitna ng hardin na punong-puno ng iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak. Mahilig siya sa mga halaman at mga bulaklak, kaya naman ang gusto niyang kasal ay elegant garden wedding. Let's go anak, umalis na tayo. Nauna nang pumunta sa greenhouse si Keero, si Carmela at ang mama mo. Hindi ka na nila hinintay kasi daw ang tagal mo magbihis at mag-makeup. Nagkakamot ng baba na sabi ng daddy niya. Okay po dad, let's go. Nagpatio na siya maglakad papunta sa garahe. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang black limousine na kumikinang. Daddy, dito ba tayo sasakay sa limousine? Yes anak, dyan tayo sasakay. Sakay na. Opo. Maikling sagot niya. Ini-start ng daddy niya ang makina ng sasakyan at pinatakbo yon sa gitna ng kalsada. Nakangiti na pinagmasdan niya ang mga bulaklak, mga street vendors at mga tao na naglalakad sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ng unos na idinulot ng coronavirus sa buong mundo, ngayon lang niya ulit nakita na sumigla at magkakulay ang paligid. Iniliko ng daddy niya ang limousine papasok sa main entrance ng flower farm. Anak, bumaba ka na. Malumani na utos nito sa kanya. Daddy, bakit ako bababa? Eh malayo pa tayo sa greenhouse. Nagtataka na tanong niya. Anak, bawal ipasok ng sasakyan. Kaya papark ko na muna doon sa labas. Kalmado na sagot nito sa tanong niya. Okay po, Daddy. Bumaba siya sa limousine. Namilog ang kanyang mga mata na matapakan niya ang golden carpet at mga flower petals na nakalatag sa sementadong daan papunta sa loob ng flower farm. Daddy, okay lang po ba natapakan natin tong golden carpet? Baka magalit ang may-ari nitong greenhouse. Anak, okay lang natapakan mo tong golden carpet. Pwede ka pa nga mahiga at magpagulong-gulong dito kung gusto mo. Masaya na sagot nito sa tanong niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kanina pa ito nakangiti. Anak, humawa ka sa braso ko. Kailangan magkasabay tayong papasok sa loob ng flower farm. Okay po, Dad. Humawak siya sa braso nito. Pumailan lang sa buong paligid ang kanta ng Beautiful in White na magsimula sila maglakad. Humakabog ang dibdib na ipinagpatuloy niya ang paghakbang. May nararamdaman siya na kakaibang bagay pero hindi niya matukoy kung ano yon. Napatigil siya sa paghakbang nang matanaw niya ang maraming bisita na nakaupo sa damuhan na puno ng mga bulaklak. Nakasuot ng puting saya ang mga babae. Barong Tagalog naman ang suot ng mga lalaki. Lahat ng damit ay may disenyo na red and golden flowers. Inilibot niya ang kanyang paningin sa malawak na hardin. Nalaglag ang kanyang panga at tumulo ang luha niya nang makita niya si Keero na nakatayo sa harapan ng altar na yari sa flower petals. Si Carmela naman ay may hawak na basket. Kapartner nito ang anak ni Kiga na si Kenny. Ang maid of honor naman ay si Vanessa. Ang best man naman ay ang asawa nitong si Stephen.
Oo, may asawa na si Vanessa. Nakilala nito si Stephen noong umiiyak na umalis ito sa kabataan niya ka foundation. Si Amara naman ang abay. Personal maid dito ni Miko. Madalas mag-away at magharutan si Miko at Amara. Kaya naman napagkakamalan sila na mag-asawa. Oh my God, Daddy. Thank you so much for this wonderful elegant garden wedding. Garal-galang boses na sabi niya. Anak, si Keero ang pasalamatan mo. Siya ang nagplano at gumastos sa garden wedding na to. Isang taon niya itong pinaghandaan. Nakangiti na sagot ng daddy niya. Kitang-kita niya sa mga mata nito na proud ito kay Keero. Ajin, pwede bang ituloy mo na ang paglalakad? Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Please, wifey, lumapit ka na rito sa altar. Pasigaw na hiling sa kanya ni Keero at naata na ito magsabi ng I do. I will grant your request right away, Sakai. Buong pagmamahal na sigaw niya. Nagpalipad pa siya ng flying kiss sa hangin. Let's go, Daddy. Maglakad na po tayo. Kanina pa po naiinip ang asawa ko. Humawak siya sa kanang braso ng kanyang daddy bago siya naglakad papunta sa altar. Mr. Salvador, bago ko ibigay sa iyo ang palad ng aking anak, ay gusto kong mangako ka muna sa akin na alagaan mo siya, rerespetuhin at mamahalin mo siya habang buhay. Seryoso na sabi ng daddy niya, nakatitig ito sa mga mata ni Keero. Tito Ace, hindi po ako nangangako dahil gagawin ko kung ano po ang tama at makakabuti sa pagsasama namin ni Mika. Alam ko po kung anong aking mga responsibilidad bilang ama at bilang asawa. Alam ko din po kung anong mga bagay na hindi ko pwedeng gawin. Sinisigurado ko sa iyo, Tito Ace, na magiging masaya sa piling ko si Mikaella dahil mahal ko siya at mahal niya ako. Tagus sa puso na sagot ni Keero sa tanong ng daddy niya. I'm so proud of you, Keero. Alam na alam mo paano pahalagahan ng iyong asawa. Kaya naman maluwag sa loob ko na ibinibigay sa iyo ang palad ng aking anak. Muling tumulo ang luha niya nang lumapat ang malapad na palad ni Keero sa kamay niya at hinalikan niyo ng marahan. I love you so much, Ajit. And I'm really really excited to be your lawfully wedded husband. Emotional na saad nito. I love you too much, Sakai. And I'm so excited to be your lawfully wedded wife. Buong pagmamahal na sabi niya, tapos hinalikan niya ito sa pisngi. Pagkatapos nila magpalitan ng idols at wedding vows, ay nanunubig ang mga mata at malambig na hinaplos ni Keero ang malambot at makinis niyang pisngi habang dahan-dahan na lumapat ang labi nito sa labi niya. Mapusok at medyo maharot ang halik na pinagsaluhan nilang mag-asawa. Mamaya na ang lovey-dovey pagka-uwi niyo sa bahay. Namumula ang mukha na saway sa kanila ng mami niya. Kaya naman nakayuko ang ulo na pinakawalan ni Keero ang labi niya. Bigla ito nakaramdam ng hiya. Mikaella and Keero, congratulations for both of you. Humayo kayo at magpakarami. Masaya na bati sa kanila ng pare. Congratulations, Mikaella and Keero. Finally, legally married na kayong dalawa. Sulit ang paghihintay niyo maikasal kayo sa tamang lugar at sa tamang oras. Tuwang-tuwa na sigaw ng mga bisita. Alam na mga ito na palaging hindi natutuloy ang kasal nila. Mabuti na lang, mabait ang Diyos. Binigyan niya ng happy ending ang relationship nila ni Keero sa tamang lugar at sa tamang oras, kapiling ang kanilang anak. Everyone, maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa kasal naming mag-asawa. Nakangiti na pahayag ni Keero, yumuko dito sa harapan ng mga bisita. Pagka-holding hands na tumayo sila sa gitna ng garden. Naaamoy nila ang mabangong aroma ng mga bulaklak at damang-dama nila ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Girls, tumayo na kayong lahat dahil ihahagis ko na itong bulaklak. Kung sino man ang makakasalo nitong bulaklak, imbitahan ninyo kami mag-asawa sa inyong kasal dahil gusto rin namin masaksihan ang wedding ceremony ninyo. O ano, ready na ba kayo lahat? Excited na tanong niya sa mga kababaihan. Yes, Mika, ready na kami lahat. Malakas at sabay-sabay na sagot ng mga ito. Okay, 1, 2, 3! Nakangiti na inihagis niya sa ere ang bulaklak at nasaluyon ni Miko. Napanganga at muntikan nang matumba si Amara nang ibigay dito ni Miko ang bulaklak. Hanjin, palagay ko isusunod na ikakasal ay si Miko at Amara. Pagmasdan mo silang mabuti, ang sweet nila. Para silang kambal na ayaw maghiwalay. Mahinang bulong ni Keero sa kaliwang tenga niya. Yup, kitang-kita naman na in love sila sa isa't isa
Nakangiti na sabi niya habang pinapanood niya ang pagbubulungan ni Miko at Amara. Ajin, huwag na natin panoorin ang pinsan ko. Ang dapat natin gawin ngayon ay gumawa ng sariling aksena. Ay sus, anong aksena ang gusto mong gawin? Magpalindol ng kama? O magpalindol ng mesa? Nakatikwas ang nguso na tanong niya. Ajin, salpukan ng ating pag-ibig sa loob ng limusin ang gusto kong gawin. Pahig ka ba? Nakakakiliti na tanong sa kanya ni Keero. Oo naman, payag ako. Ako ba? Palaban kaya ako? Hindi na natin kailangan magpakipot dahil kasal na tayo at mayroon na tayong anak. Pumipilantik ang kilay na sabi niya, "That's my beautiful wife. Sexy, naughty, and sobrang mapagmahal. Let's go, Ajin. Hugain natin ang limusin." Paharot ng bulang ni Keero. Hindi ito makapagsalita ng malakas dahil maraming tao sa paligid. Kinarga siya ni Keero ng pa-bridal style papunta sa limusin. Bahala na si Batman kung ilang fireworks ang puputok roon. Basta ang importante, may paramdam nila sa isa't isa ang lumalagablab nilang pag-ibig.